Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Matapos siyang maulila ay nampunsi ng isang butihing don. Sa murang edad ay pumayag siya. Ngunit iyon din ang simula na hindi niya nakasundo ang apo nitong si Isaac o Ike de la Cuesta. Hindi man siya nito sinasaktan physically but emotionally. Masasakit na salita ang binabato nito sa kanya. Ngunit kahit gaano pa kasama ang ugali na ipinapakita nito sa kanya, ay hindi pa rin niya naiwasan na umibig dito. Kahit na alam niyang wala iyong patutunguhan ang pag-ibig niya para sa lalaki. Hanggang sa isang araw, inaloksiya nito ng kasal. Nalabis niyang ikinatuwa sa pag-aakalang may pagtingin din ito sa kanya ay walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Pero paano kung maraming sekreto ang mabubunyag? Isa na dito ang tunay na dahilan kung bakit siya dito pinakasalan. Pipiliin ba niyang manatili o yakapin ang lahat ng sekreto na mabubunyag sa katauhan ng sino nga ba ang tunay na adopted? Narito ang unang kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Halos lumuwa ang mata niya sa sobrang laki ng bahay. Hindi maipagkakailang mayaman ang pamilyang umampon sa kanya. Napatingin naman siya sa sarili at bahagyang nanliit nang makita ang lumang dress na pinasuot sa kanya ng mga madre bago siya pumunta dito at sapatos na may kalumaan na ang hitsura. Biglang humarap sa kanya ang matandang lalaki na aampon sa kanya bago lumuhod sa harapan niya at tinitigan siya ng mabuti. "From now on, you will live in this house, Celestine. Everything in this house belongs to you now. You and I will leave her with me. Apo na kita. Kaya kung ano ang kay Ike ay sayo rin." Kahit wala siyang masyadong naiintindihan, ay tumango siya sa matanda at ngumiti dito. Nasa ganoon silang posisyon nang may marinig siyang boses mula sa likuran. "Sino siya, Lolo?" rinig kong tanong mula sa likuran. Agad naman akong napalingon dito para lamang mapasinghap sa kaharap. "He has this mysterious dark blue eyes, pointed nose, aristocratic face and red lips. Sa tantiya niya ay mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Bagamat nakakunot ang noon nito, ay hindi maipagkakailang napakagwapo nito." Hindi malaman ni Celestine bakit ganun na lang kalakas ang kabog ng dibdib niya nang magtama ang mata nila sa isa't isa. "He is going to be your sister's Ike. Her name is Celestine. Dito na rin siya titira. Kasama mo." Pagpapakilala sa kanya ng matanda. Kung kanina ay nakakunot noo lamang ito, ngayon ay makikitaan na talaga ito ng galit sa mukha dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. "You will not replace Olga over that bigger, Lolo. Hindi ako papayag." Matigas na sabi nito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya namamalayang napaatras na pala siya sa takot dahil dito. "Apologize to Celestine Isaac. Hindi kita pinalaking bastos." Sermon dito na matandang umampon sa kanya. Ngunit tila baliwala lang dito ang paninirmo ng matanda dahil nagawa pa rin siya nitong tingnan mula ulo hanggang paa. "Why would I? Kung inagaw niya ang posisyon na dapat ay sa kapatid ko lang, ni hindi siya umabot sa kalingkingan ni Olga. Tapos gusto ninyo, tanggapin ko ang babaeng iyan? Kamamatay lang ng kapatid ko, Lolo. Pagkatapos, may kapalit agad siya." Galit na sabi nito sa abuelo nito. "Walang inaagaw si Celestine, iho. She's homeless. At hindi niya rin papalitan si Olga sa buhay natin. Madaragdagan lang tayo." Pagpapaliwanag dito na matanda.
Fine! Dito siya titira. But don't expect me to treat her kindly. Dahil hindi ko pa rin siya kadugo. At kahit kailan, hindi ko ituturing na kapamilya. Final nitong sabi bago siya tiningnan muli at tumalikod para umalis na. Nasaktan man, alam niya kung saan siya lulugar sa buhay nito. Don't mind him, Celestine. Kamamatay lang kasi ng kapatid niya. Kaya ganyan yan. Sana maintindihan mo na lang. Paliwanag na matanda sa kanya. Ito ang simula ng kanyang buhay. At gustuhin man niya o hindi, dito siya titira kasama niya. Kahit ayaw pa nito sa kanya. Kasalukuyan siyang nanonood ng laro ni Ike habang tahimik na umuusal ng panalangin. Kahit alam niyang hindi pa natatalo ang kupunan ng mga ito, ay hindi niya pa rin maiwasang kabahan para sa pinata. Nakapwesto siya sa malayo rito. Dahil sa takot na makita siya nito at magalit na naman ito sa kanya. Uy, Celestine, bakit ba tayo nagtatago dito? Nagmumukha tuloy tayong sardinas. Dahil nakikisiksik tayo sa mga fans na mga yan. Samantalang, may bakanting upuan naman sa harapan. Bakit hindi na lang tayo doon umupo? Wika sa kanya ni Erma, isa sa mga matalik niyang kaibigan sa universidad. Alam mo naman kung bakit. Hindi ako pwedeng lumapit doon, diba? Magagalit lang sa akin si Ike kapag nalaman niyang sinuway ko na naman siya. Ani niya dito. Ayaw na ayaw ni Ike na pinapanood niya itong maglaro. Baka daw kasi matalo ito sa championship dahil sa daladala niyang kamalasan sa buhay nito. Napaismid naman si Erma at mukhang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Bakit? Dahil ba sa ayaw kang makita niyang si De La Cuesta? Gusto mo bang upakan ko yan? Sumusobra na ata yung bakulaw niyan sa pagpapahirap sa'yo. Baka akala niya, wala kang kakampi bukod sa lolo niyang kasing gwapo ni Santa Claus ay nandito pa ako, no? Sabihin mo lang at kakalbuhin ko talaga yung bakulaw na yan. Gigil na gigil na sabi nito. Don't say that. Kahit naman ganun ang ugali na pinapakita niya, alam ko mabuting tao pa rin naman siya kahit papaano. Pagtatanggol ko rito. Paano naging mabuti yan? Ihalos ipinaglihi ata yan ang nanay niya sa sama ng loob eh. Isipin mo nga kung mabuti. Hindi mo naman kasalanan na maagang na mayapa yung kapatid niya, pero ikaw ang sinisisi. Sabihin mo nga, asan ang mabuti doon? Pinanganak ka mong baliktad ang utak niyan, kaya ganyan yan mag-isip. Kung ako sa'yo, hindi ako makikipaglapit dyan. Tutal naman, hindi ka rin naman niya gusto. Medyo nasaktan siya sa huling sinabi nito pero may punto rin naman siya. Dahil talaga namang ayaw sa kanya ni Ike. Mas advanced ito sa kanya ng isang taon dahil nasa senior high na ito at malapit na mag-graduate. Habang nag-aaral, ay varsity at running valedictorian sa eskwelahan nila. Kaya naman, hindi nakapagtatakang maraming babae ang nagkakagusto dito. He's very competitive in athletic. Dumagdag pa ang pagiging tahimik dito at madalang mamansin. Bagay na lalong nagpadagdag sa curiosity ng mga tao. Dahil na rin sa pagiging misteryoso, kaya maraming babae ang naaakit dito. Hindi pa kasali doon ang katotohanan na sobrang gwapo nito at nanggaling sa isang prominente at sikat na pamilya. Mula sa kinauupuan ay nakita niya ang isang estudyante na pinupunasan ang pawis ni Ike. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanila. Pero kung pagbabasehan ang likod nito, ay masasabi niyang maganda ang babae. Matangkad, hanggang balikat ang buhok, makinis ang balat dahil nakikita niya ang malagatas nitong legs mula sa likuran. Ito kaya ang tipong babae ni Ike? Tanong niya sa sarili. Narinig niya ang pag-angal ng mga babae sa kanyang likuran habang nakatingin sa mga ito. Ang swerte naman niya, nakakalapit siya kay Ike. Samantalang ako nga, dinandandaanan lang niya eh. Rinig niyang sabi ng isa. Baka namang girlfriend niya yan. Bulong-bulungan ng mga ito. Hindi niya alam pero bahagyang sumakit ang dibdib niya sa nakita.
Ngumiti kasi ang binata sa babae bago bumalik sa laro nito. Ni minsan kasi ay hindi nakita ngumiti sa kanya ang lalaki. Kahit na nga nasa iisang bahay lang sila nakatira. Natapos ang laro at nanalo ang kupunan nila Ike sa semifinals. Umalis na siya bago pa man siya makita ng binata. Pinauna na niyang lumakad ang kaibigan niyang si Erma dahil may dadaanan muna siya sandali. Nang makarating sa lugar, ay dali-dali siyang pumasok sa locker room ng mga ito at nag-iwan ng isang congratulations letter bago tahimik na lumabas sa naturang lugar. Nasa hallway na siya na mabangga ang isang matigas na bagay. Iniangat niya ang ulo at nakita ang dahilan kung bakit siya pumuslit sa locker room ng mga lalaki at nag-iwan ng sulat doon. Bahagya siyang napaatras dahil sa sobrang gulat niya. Pero bago pa man siya makalayo, ay nahawakan na siya nito sa mga braso para hindi na siya makatakas pa. "What are you doing here, Celestine?" tanong nito habang nanlilisik ang mga mata sa galit. Matalim ang tingin na pinukol niya sa akin ngayon. Bagay na lalong nagpakaba sa akin. Alam na ba niya? Nakita ba niya ako? Galit ba siya dahil nanood ako ng laro nila? Piping tanong ng utak ko. Nangangamba ako na baka malaman nito ang ginawa niya at kamuhian lang siya nito. "I repeat, what are you doing here?" Tumingin ulit ito sa likuran niya bago muling ibinaling ang atensyon sa kanya. "Bakit? Galing ka sa locker room namin. Anong ginagawa mo doon?" Galit na tanong nito. Hindi niya naman siya magawang sagutin dahil sa sobrang takot niya. Bukod doon ay mapapahiya siya kapag nalaman nitong kaya siya nang galing doon ay dahil sa nag-iwan siya ng sulat para dito. Hinila siya nito sa isang room nang makitang may paparating na mga estudyante papunta sa direksyon nila. "Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Bakit nasa locker room ka ng mga lalaki? Sinong inaabangan mo doon?" Again, hindi pa rin siya nagsalita. Hinding-hindi siya aamin kahit na anong mangyari. "May boyfriend ka na ba, Celestine?" Literal na lumaki ang mga mata niya sa tanong niyang iyon. At tuluyan na ngang naumid ang dila niya dahil sa matinding pagkagulat. Mukhang na-misinterpret nito ang ginawa niya, kaya ngayon ay galit na galit siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at idiniin sa pader. "Who is that fucking man, Celestine? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong bawal kang makipagrelasyon sa kahit kaninong lalaki? Bakit sinusuway mo pa rin ako? Tell me, who is that guy? Nang mapatay ko." He angrily shouted at me. "Why do you care? Hindi ba't ayaw mo naman sa akin? Di ayaw mo nga akong makita. So why? Bakit big deal sa'yo kung may boyfriend man ako? Kung magkaroon man ako ng relationship sa iba? Dapat wala ka ng pakialam. Dahil unang-una sa lahat wala kang karapatan." Hindi ko napigilang bulalas dito. She don't understand on why he is mad about the idea of having a relationship with the opposite sex. Iniayaw nga siya nitong makasama sa iisang lugar. "Did you just shouted at me? Bakit? Dahil may pinagmamalaki ka na? Let me remind you na si Lolo ang gumagasto sa lahat ng pangangailangan mo. Bilang tagapagmana niya, ay kailang kong alagaan mong investment niya at kasama ka na doon. Hindi ka pinapaaral ng Lolo ko para lumandi." Isang malakas na sampal ang ibinigay niya dito kasabay ng pagtulo ng luha niya. "How dare you? Kahit kailan hindi ako lumandi. At lalong ni minsan hindi ako nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Oo, pinapaaral at sinusustantuhan ako ng lolo mo ang lahat ng mga pangailangan ko. Kaya nga tinatanaw ko na malaking utang na loob lahat ng kabutihan niya sa akin. Kung mayroon mang karapatan na sumbatan ako, ang lolo mo yon at hindi ikaw." Final na sabi niya rito bago tuluyang tumakbo palabas. Wala na siyang pakialam kung ang tingin ng mga tao sa kanya ay isang baliw na nawawala sa sarili. Ang mahalaga ay ang makalayo siya sa mga oras na iyon. Nakarating siya sa may rooftop at nagsisigaw doon.
Wala na siyang pakialam kung magmukha man siyang tanga. Ang importante lang ay mailabas niya ang lahat ng sama ng loob sa taong iyon. Kailan ba niya ako matatanggap? Alam ko naman na kahit kailan, hindi niya ako ituturing na pamilya. Ngunit kahit gaano kasama ang trato niya sa akin, hindi ko pa rin magawang magalit dito. Maybe because she understand him. Hindi madaling mawala ng isang taong pinakamamahal mo sa buhay. Katulad niya ay nawalan rin ito ng kapamilya. She lost her most beloved sister while she lost her parents in a car accident. Sa tingin niya, kasi pareho lang silang malungkot, na pareho lang silang nasasaktan. Ang drama mo naman, literal na nalaki ang mga mata niya at agad na lumingon dito. Nakita niya si Tristan, ang kaibigan ni Ike, na nakatayo sa gilid ng pintuan na pinasukan niya. What are you doing here? Oras pa ng klase ngayon. I cut my class. Dito ako tumambay pag wala ako sa mood pumasok. Ani nito. Kilala niya si Tristan dahil ito ang matalik na kaibigan ni Ike. Kilala ito sa pagiging happy-go-lucky. Hindi katulad ni Ike na seryoso. Bukod doon ay babaero din ito. Nang umiti ito sa kanya, ay tumingin siya sa likod nito para sana tumakbo pababa ng exit. Gagawin na sana niya yun nang bigla itong magsalita. Don't be scared. Hindi ako nananakit ng babae. Ipagpatuloy mo na lang yung naudlot mong drama. Habang natutulog muna ako sa isang tabi. Pagkatapos nun ay nahiga ito sa isang sementadong upuan malapit sa kanya. Kahit papaano ay naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Salamat sa kasama niya ngayon. Samantalang, isang madilim na mga mata kanina pa ay nakatutok kay Celestine. Walang kamalay-malay ang babae na mayroon na palang nagmamasid dito. Pagkaraan ng ilang oras ay umalis na ito sa naturang lugar. Makalipas ang ilang buwan at marami na ring nangyari. Parang kailan lang. Halos magkasabay pa silang pumapasok ni Ike sa iisang eskwelahan. Pero ngayon, pinapanood na niya itong nagpa-practice magmartsa para sa graduation nito. She was very proud of him. Gagraduate kasi itong valedictorian with flying colors. Kaya naman, hindi niya maiwasang humanga dito. She was so sure that their grandfather is happy and proud of him because of what he achieved. She was looking at him mula sa malayo. Watching every step he take while smiling on his teachers after receiving his diploma. He was so near yet so far from here. She was used to anyway. Pero nagulat pa rin siya nang malaman niya na sa Amerika ito magka-college. Nasaktan siya sa narinig pero wala naman siya magagawa dahil yun ang matagal na nitong gusto. Ang malayo sa kanya at sa anino niya. It's a hard way. Hangal siya kung hanggang ngayon ay itatanggi pa rin niya sa sarili na wala siyang pagtingin dito. She fell for him to the point that she even imagined her future with him. Even if she knows that he doesn't feel the same way, tama na sa kanyang mahalin ang lalaki mula sa malayo. At siya lang ang nakakaalam. 18th birthday niya ngayon at mula sa terasa ay tanaw niya ang mga nagkakasiyahan sa ibaba. Those people are some of the highest ranking officials in the government. Yung iba naman ay may mga taong may pangalan na pagdating sa larangan ng negosyo. Kasakasama nila ang mga pamilya nila na dumalo sa kanyang devote. Pero isa man doon ay hindi mahalaga sa kanya dahil iisang tao lang ang hinihintay niya. Yun ay walang iba kundi si Ike. Kanina pa nag-uumpisa ang party pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakikita. Mukhang may balak ata ang binata na hindi siputin ang devote party niya. Bored na tiningnan niya ulit ang mga tao doon. Kung siya lang ang masusunod, ay hindi na siya dadalo. Dahil hindi naman siya mahilig sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Mas gusto pa niyang mag-celebrate mag-isa kaysa makipagplastikan sa mga ito. I can say that
You are not enjoying your own party, ha? Huh? Why? Naliliitan ka pa ba sa inhanda sa'yo ni Lolo? O mas gusto mo pang mas ingrande pa rito? Napalingon siya sa nagsalita at ganun na lang ang gulat niya nang makita ang binatang kanina pang tumatakbo sa isipan niya. Napakunot noo siya nang maamoy ang alak mula rito. Mukhang nakainom ata bago pumunta sa party niya. Baka naman hindi ka masikmura kaya naglasing. Kung hindi lang yan pinilit ng lolo niyan, ay never yan pupunta sa debout mo. Pipingbulong ng isipan niya. Matutuwa na sana siya dahil nakarating ang binata sa birthday niya. Pero mukhang wala ito sa sarili at halatang gusto lang nitong manginsulto. Kaya naman imbes na pansinin ito at makipagtalo pa rito, ay napagdesisyonan na lang niyang iwanan ang lalaki. Akmang lalagpasan na niya ito nang biglang hapitin ng binata ang baywang niya at idiin siya sa pader. I'm so sorry, sweetheart, because I don't have any birthday gift for you. Tila hindi naman sinsirong sabi nito habang titig na titig sa buong mukha niya. Particular na sa mga labi niya. That's fine. Baka pwede mo na akong bitawan. Mahinang bulong niya rito. Isang evil smirk ang nabuo sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya na may sobrang saya sa kanyang mga mata. Alam mo ba, ang ganda mo ngayon, Celestine? Tanong niya habang nakatingin sa kanya na may matinding pagnanasa sa mga mata. Ha? Huh? Tanging nasabi lamang niya. Lunod na lunod siya sa mga titig nito at natatakot siyang baka matupok na lamang siya bigla sa nakikita niyang apoy rito. You've grown up to be so beautiful that even the most dangerous beast would turn into tame little kitty because of your innocent face. And I hate it when those bastards look at you with so much admiration in their eyes, because I intend to keep what is mine, and that is you. And I don't like sharing, sweetheart. Keep that in mind. Tulala lang siya habang nakatingin rito. Tama ba ang naririnig niya? Nagsiselos ba talaga ito? And now, for my birthday gift. Dahan-dahan niyang sinubaybayan ang mukha niya gamit ang mga daliri niya. Habang sinasabi iyon, agad na nalaki ang mga mata niyang na parang flying saucer. Nang bigla niyang hinawakan ang batok niya at tinalikan siya sa turidly sa labi niya. Unconsciously, she was unconsciously opening her mouth. Dahil sa ginawa nito at sinamantala niya ito, agad niyang pinasok ang dila niya para makapasok sa bibig nito habang marahang hinihila ang katawan nito papunta sa kanya. She's definitely nagpaubaya sa kung ano ang kanilang ginagawa o kung saan nila ito ginagawa. Ang tanging naiisip niya ay ang kanilang mainit na halik na unti-unting sinusunog ang buong pagkatao niya. Tinugon niya ang mga halik nito kahit na hindi niya alam kung paano ito gagawin. Bigla siyang tumigil sa paghalik habang nakatingin sa kanya na may hindi tiyak na emosyon sa mga mata. Ito ang regalo ko para sa iyo, sweetheart. Ang iyong unang halik. Maligayang kaarawan, Celestine. Naway huwag mo akong kalimutan sa buong buhay mo dahil sa pagnanakaw na iyong pinakaunang halik. Mariing sabi nito. She was dumbfounded when he left her. She was unconsciously crying and wiping her tears for goodness sake. Akala niya totoo lahat. Pero hindi pala. Gusto lang pala nitong sirain ang kaarawan niya. And he succeeded. Because he didn't just steal her first kiss. He just broke her heart for the first time too. Makalipas ang 8 taon. Maaga siyang nagising dahil sa ingay na nanggagaling sa ibaba. Tapos na siyang maligo at maglinis ng kwarto nang bumaba siya sa sala.
Nagulat na lang siya nang makita ang maraming katulong na naglilinis sa sala. Inilibot niya ang paningin at saka lang niya napagtanto na pata rin pala sa garden at pool area ay may naglilinis din. Tila nagmamadali ang mga ito sa trabaho. Feeling niya, tuloy ay may importanteng bisita silang darating. Nagpatuloy siya sa pagbaba at agad na dumiretso sa dining area kung saan nakahain ang napakaraming handa na mukhang hindi naman para sa kanya dahil hindi naman siya matakaw kumain. Nakangiti niyang niyaya ang kanyang lolo na umupo sa tabi nito na agad naman niyang sinunod. Doon ay pinaghanda siya ng pagkain ng mga katulong na ilang pa siya ng umpisa pero katagalan ay hinayaan na lang niya iyon. Hindi kasi siya sanay na pinagsisilbihan ng ibang tao. Kahit nung unang beses pa lang siyang tumira sa mansyon ay hindi niya talaga hinayaan na may nagsisilbi sa kanya. Sa isip niya kasi ay kaya naman niyang gawin, kaya bakit pa ba siya mag-uutos? Mali na idepende niya ang sarili sa iba. Nagiging tamad ka lang at palaasa. Mula sa pagkain ay nagawi ang tingin niya sa kanyang lolo na tila sarap na sarap sa kinakain nito. Samantalang toasted bread at apple juice lang naman ang agahan nito. At mangkukunin nito ang bread knife nang maagap niya iyong kinuha at siya na mismo ang naglagay ng palaman sa sliced bread nito. You look so happy today, Lolo. It's word na maraming katulong dito. Samantalang araw-araw naman silang naglilinis ng bahay. Nagtatakang tanong ko rito habang ibinigay dito ang sliced bread na nilagyan niya ng palaman. May mahalagang bisita tayo ngayon, Celestine. Maikling sagot ng kanyang lolo. Mas lalo naman siya naguluhan dahil sa sinabi nito. Sa pagkakatanda niya kasi ay ang abogado lang naman ito ang palaging bumibisita dito. Bukod doon ay wala nang ibang bumibisita sa lolo niya. Sila na lang dalawa ang nakatira sa mansyon bukod sa mga katiwala sa bahay. Hindi kaya bumalik na siya? Napailing na lang siya sa sarili. Kung ano-ano ang pinag-iisipan niya. 26 years old na siya pero hanggang ngayon umaasa pa rin siyang babalik ito. By the way, Iha, kumusta na nga pala ang pagtuturo mo sa mga bata? Maayos ba? Hindi ba sila sakit ng ulo mo? Lalo na yung pamangkin mong si Kilyon. Tanong nito sa kanya. Napangiti naman siya nang maalala ang sinasabing pamangkin niya. Napakakulit kasi nito at napakataba. Sobrang cute na bata. Kaya nga kahit sakit sa ulo, ay nawiwili pa rin siya dito. Tanda pa niya nung pinutol nito ang buhok ng kaklase nito gamit ang gunting. Nang tanungin niya ito ay simpleng, mukha po kasing lubid ang buhok niya kaya pinutol ko. Ang sagot nito, mabuti na lang at mabait ang mga magulang ng bata kaya nakalusot ang pamangkin niya. Pero nabasagin nito ang windshield ng kotse ng principal nito ay hindi na ito nakalusot pa. Napasugod sila ng 2 oras sa principal office at katakot-takot na sermon ang inabot nila mula sa principal na may-ari na naturang kotse. Kaya naman ngayon ay tudubantay silang mag-anak sa bata na iyon. Baka kasi sa susunod ay mas malala pa ang gawin nito. Maayos naman po ang mga bata. Ang pamangkin ko naman ay under surveillance pa rin hanggang ngayon, Lolo. Natatawa naman ang lolo niya dahil sa sinabi niyang iyon. Pabisitahin mo na lang dito iyong pamangkin mo. Nang sa ganon ay hindi naman ako nababagot dito sa bahay. Namimiss ko na rin ang pagiging bibo ng batang iyon. Tumango siya bilang pagsang-ayon dito. Sige po, para naman may makulit na bata dito kahit papaano. Nasa kaligitnaan na sila na masayang pag-uusap nang puntahan sila ng katulong upang ipaalam na dumating na ang misteryosong bisita ng kanyang lolo. Dahil sa pag-iisip na isa lang ito sa mga abogado ng lolo niya, ay hindi na niya inabala ang sarili na lingunin pa ito. Pero ganun na lang ang palalamig niya nang marinig ang isang baritonong boses na kilalang kilala niya. Kaya naman para hindi magkamali ay nilingon niya ito. Na sana ay hindi na lang niya ginawa dahil nakatingin din pala ito sa kanya. Namiss mo ba ako, Celestine? Narinig niya ang pagkahulog ng kutsara sa sahig niya and right after that moment, alam na niya
The devil is back. He's back for good. Kanina pa siya naiinis sa sasakyan na sumusunod sa kanya. Ano bang problema ng lalaking ito? Reklamo ng kanyang utak. Tumigil siya sa paglalakad at nilingon ang kotse ng binata. Nagmarcha siya papunta sa sasakyan nito habang bitbit ang sangkatarbang lesson plan na ginawa niya para sa mga bata. Nanggigigil na kinatok niya ang bintana ng kotse nito na kulnakul namang binuksan ng binata. What do you think you're doing? Pilit niyang pinakalma ang sarili na mabulyawan ito. Nagkunwari pa itong inosente, nakatingin sa daan bago muling tumingin ulit sa kanya. Driving? Patanong ding sagot nito. Nakakagigil talaga ang lalaking ito. Do I look like an idiot to you? Of course. Alam kong nagda-drive ka. Pero bakit dito? Again, he pretend to be innocent while looking at the road. Bakit? Bawal na bang dumaan ang mga kotse dito? Maang-maanga na tanong nito sa kanya. Will you stop doing that? He's slowly getting into my nerves right now. Doing what? Tanong nito sa kanya. Yan! Yung pagiging pilosopo mo. Hindi niya talaga napigilan ang sarili niya na pagtaasan ito ng boses. Samantalang, nagkibit-balikat lang ang hudyo habang nakangisi pa sa kanya. Umamin ka nga? Sinusundan mo ba ako? Mariing tanong niya dito. Halata namang nabigla ito sa tanong niya, kaya hindi nakapagsalita agad. Nang makabawi, ay naroon na naman ang mapangasar na ngisi nito na lalong ikinainit ng ulo niya. Nagkataon lang din na dito ako papunta. Kaya akala mo sinusundan kita. Huwag ka ngang asyumera. Imbis na patulan ito, ay nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. May punto rin naman ang binata. Baka nga naman iisang lugar lang ang pupuntahan nila. Nang ma-realize iyon, ay nahiya siya sa sarili. Pero never niya iyong ipapakita dito. At saka, kung totoo man iyon, bakit naman siya nito susundan? Asyumera nga siya. Hindi niya alam kung bakit ito umuwi ng Pilipinas. Maayos na naman ang buhay nito sa Amerika kung totoosin. Nakapagtapos ito sa isang law firm at lisensyadong abogado na rin ito doon. Balibalita na rin sa kanila ang planong pagpapakasal nito sa longtime girlfriend nitong si Carmela. Kaya nga kahit may feelings pa siya dito noon, ay pilit na kinalimutan na lang niya iyon dahil hindi tamang magkagusto pa sa isang tao na pagmamay-ari na ng iba. Hindi naman siya nahirapang mag-adjust, mag-isa lalo pat napakabait ng kanyang lolo sa kanya. Hindi niya naramdaman na nag-iisa lang siya sa poder nito. Ang buong akala niya ay wala ng planong bumalik sa Pilipinas si Ike. Hindi kasi ito umuwi kahit minsan. Tumatawag lang ito sa kanilang lolo para mangumusta. Kaya nga laking gulat niya nang makita ito kahapon. Natatanaw na niya ang eskwelahan na pinagtuturuan. Being a teacher is like being a mother to a kid. Malapit sa puso niya ang mga batang tinuturuan niya, kaya kahit gusto ng lolo niya na magtrabaho siya sa kumpanya nito, ay hindi siya pumayag. Isa pa, alam niya kung saan siya masaya. Tanaw na niya ang gate nang may tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Tristan na naglalakad papalapit sa kanya. Nakalimutan mo sa apartment ko. Sabay bigay sa kanya ng notebook. Ngumiti siya dito at nagpasalamat. Kung tinatanong ninyo kung bakit nasa apartment siya nito, yun ay dahil gumagawa sila ng lesson plan sa bahay nito. Matalik na kaibigan niya si Tristan at para sa kanya, walang mali siya ang ginagawa nilang dalawa. At saka, hindi lang naman siya ang pumupunta sa bahay nito. Pati rin ang kaibigan niyang si Irma at doon rin gumagawa ng lesson plan nito. Pareho din kasi sila ng trabaho. Hindi niya alam pero may bumulong sa kanyang lumingon sa likuran. Kaya ganun rin ang ginawa niya. At doon nakita niya si Ike na nakatayo sa gilid ng kotse nito habang kunot na kunot ang noo na nakatingin sa kanila. Kinikilig pa ang mga estudyanteng dumadaan sa harapan nito. Hindi niya masyadong makita ang ekspresyon nito dahil sa shades na suot nito.
pero alam niyang galit ito. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa nang lingunin ito ni Tristan. Nakita niya nagliwanag ang mukha ng kaibigan bago nakangiting kumaway sa binata. Pero ang lalaki ay tumalikod lang at sumakay ng sasakyan. Bago nito pinaandar ang kotse nito at walang sabi-sabi na umalis. Ano kayang problema nun? Takang tanong ni Tristan sa kanya. Nagkibit-balikat na lang siya dahil sa inasal nito. Ano nga kayang problema nito? Sino bang pinuntahan nito doon? Hus, ang word talaga ng lalaking iyon. Tanong niya sa kanyang isipan. Naalimpungatan siya at napabangon ng wala sa oras nang makita na eksakto alauna na pala ng madaling araw. Nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya bumaba siya para uminom ng tubig. Madilim na ang buong paligid nang bumaba siya sa sala. Kailan pa nagpatay ng mga ilaw ang mga kasambahay dito? Hindi niya maintindihan pero biglang nagtayuan ang mga balahibo niya. Kinakabahang hinanap niya ang switch ng ilaw sa kusina. Nang may humawak na kamay niya at tinakpan ang bibig niya. Nagtangka siyang sumigaw pero nahinto rin yun nang maramdaman ang matulis na bagay sa tagiliran niya. Subukan mong sumigaw at sisiguraduhin kong paglalamayan ka ng wala sa oras. Banta nito sa kanya. Natakot siya. Kaya nanatili na lang siya sa ganoong posisyon. Sinong mag-aakala na buhay ka pa pala? Ang buong akala ko ay patay ka na rin katulad ng mga magulang mo. Sinong mag-aakala na may sapusa pala ang anak ni Leandro at buhay pa? Mas lalo nitong idiniin ang patalim sa tagiliran niya kaya napaaray siya ng maramdamang nasugatan siya sa bahaging iyon ng katawan niya. Gusto niyang sumigaw o humingi ng tulong pero hindi niya magawa. Nanginginig na rin ang buong katawan niya sa takot. Takot na baka ito na ang maging katapusan niya. Ang laki ng atraso ng pamilya mo sa aking babae ka at kulang pa ang buhay ninyong lahat para makabayad sa pagkakautang ninyo sa akin. Pero huwag kang mag-alala dahil isusunod naman kita sa kanila. Ramdam niya ang pagngisi nito mula sa likuran niya. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hysterical na bulong ng isip niya. Pilit siyang nag-iisip ng paraan upang makawala dito. Mabuti na lang at malapit lang sila sa may lababo kaya nakapan niya ang baso at yun ang pinukpok sa ulo nito. Agad naman siya nakawala mula rito. Kaya sinamantala niya iyon at nagsisigaw para humingi ng tulong. Patakbo siyang lumabas ng kusina. Nakapatay pa rin ang mga ilaw kaya nakandalpada pa siya sa pagtakbo niya. Malakas siyang napasigaw nang may humawak sa braso niya. Nagwawala siya habang nagpupumiglas mula sa pagkayakap ng kung sino mang humawak sa kanya. Nagpatuloy siya sa ginagawa dito sa takot na baka ito ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya. Dala na matinding takot at trauma ay hindi niya namalayang nahimatay na pala siya. Kahit sa ilang sandali bago siya tuluyang nawala ng malay ay narinig niya ang nag-aalalang boses nito na tumatawag sa pangalan niya. Nanghihinang iminulat niya ang mga mata at nakita ang isang pamilyar na silid sa mansyon. Nang makarinig ng mga yabag papunta sa kanya, ay agad siyang pumikit ulit at nagkunwaring tulog. Is she going to be okay? I mean, yung sugat sa baywang niya, kumusta na? Bakit hanggang ngayon tulog pa rin si Celestine? Ramdam niya ang pag-alala sa boses nito. At kahit papaano ay napanatag siyang nandito ito. Relax Ike, mababaw lang ang pagkasaksak sa kanya kaya wala kang dapat ipag-alala. Nahimatay lang siya dahil sa sobrang takot. Nagka-nervous breakdown ata ang girlfriend mo kaya bumigay ang katawan niya. At kaya naman hindi pa siya nagigising ay dahil sa gamot na itinuro ko sa kanya. You know what? Kung hindi ko lang alam ang bituka mo, na hindi ka nagsiseryoso sa isang relasyon, ay iisipin kung may tama ka na sa kanya. Grabe kasi akong makakonsern ka. Biruin mo, hanggang makarating ako rito, nakabrief ka pa. Pang-aasar nito sa binata. Samantalang nakita niyang
Naka-poker face lang naman ang lalaki at talatang nagbibigay lang na patulan ang kaibigan dahil sa ginagawang panunukso nito. Mukhang nakakaabala na ata siya sa binata at nagawa pa nitong disturbuhin ang kaibigan dahil lang sa kanya. Huwag kang ang asyumera, ha Celestine? Malamang aalagaan ka niyan. Ang ingay mo ba naman kanina eh? Sigurado, naingayan kaya nilapitan ka. Malademonyong sulsul niya sa isip niya. Pero sa puso niya ay nagpasalamat siyang ito ang nakakita sa kanya. Ginusto man ang binata yun o hindi, tinigil na niya ang pagpapanggap at agad na bumangon. Tila nagulat pa ang dalawang lalaki at agad na dinaluhan siya para alalayan. Mahina itong ngumiti sa kanya. Salamat sa pagligtas mo sa akin, pero gusto ko nang bumalik sa silid ko. Sabi niya kay Ike na nakakunot noong nakatingin sa kanya. Nakita ko ang CCTV sa bahay at nakita ko ring may lalaking nanloob sa kusina. God, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa iyo, Celestine. Puno ng pag-alala ang mga mata nito, kaya alam niyang sincere ang lalaki sa pagiging concern nito sa kanya. Sorry, mahinang bulong niya rito. Pero sapat na para marinig ng binata. Akmang babalik na siya sa silid niya nang humarang ito sa kanya. Kailan ko nang bumalik sa kwarto ko. Salamat uli sa ginawa mo. Akmang dadaan siya sa harapan nito nang harangin siya nito ulit. Umiiling na tumingin siya sa kanya habang tahimik lang na nakamasid ang kaibigan nito sa kanila. You will stay here, Celestine, whether you like it or not. Dito ka na matutulog simula ngayon kasama ko. Final na sabi nito sa kanya. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya dito. Ano? Totoo ba ito? Tanong niya sa kanyang isipan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na sa kwarto siya ni Ike natutulog. Pero hindi naman sila literal na nagsasama sa iisang kama dahil natutulog ito sa sofa malapit sa kama niya. Pero kahit hindi niya ito katabi, ay ramdam niya ang tensyon sa kanilang dalawa. Hindi rin kasi siya sanay na may kasamang lalaki sa iisang kwarto. Naiintindihan naman ng lolo nila ang sitwasyon, kaya pumayag ito sa ginawang setup ng lalaki. Mas pinaghigpit na rin ang seguridad sa buong mansyon dahil sa mga guards na nagbabantay sa labas ng bahay kapag gabi. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang sinabi ng lalaking iyon. At kung tama ang pagkakaintindi niya, ay ito ang pumatay sa mga magulang niya. Kung ganun, ay hindi namatay ang mga ito sa aksidente. Dahil talagang sinadya iyon. Marami siyang tanong na hindi masagot ng utak niya. Kahit anong pag-iisip ang gawin niya. At alam niyang ang lalaking yun lang ang makakasagot sa kanya. Kasalukuyan sila nagkahapunan na magsalita ang lolo niya. Sa ngayon, ay huwag ka munang lumabas ng bahay, iha, para mapanatag din ako kahit papaano. Mag-leave ka muna sa trabaho hanggat hindi pa nahuhuli ang lalaki ng loob dito dahil delikado pa. Si Ike na muna ang magbabantay sa'yo. Total wala pa naman din siyang ginagawa. Pagpapatuloy pa nito. Nais niyang tumutol sa suhestyon ng kanilang lolo. Pero alam niyang kapag nagkapagdesisyon na ito ay walang sinuman ang makakapagpabago nun. Lihim niyang sinulyapan si Ike na kabit-balikat lang habang nakikinig sa kanilang dalawa. Parang walang kaso dito kung palagi silang magkakasama. Samantalong halos noon, kung layuan siya nito, akala mo may nakakahawa siyang sakit. May nangyari kaya dito kaya naging mabait sa kanya? Nabagok ba ang ulo nito sa semento kaya nag-iba ang ihip ng hangin? Napangiti siya sa naisip. How about me? Securing her all my life, Lolo. What do you think? Agad na napabaling ang atensyon niya dito. Naseryosong nakatingin din sa lolo nila. Dahil sa kaba niya ay napainom siya ng tubig nang wala sa oras. Ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? At anong ibig mong sabihin? Tanong ng abuelo nito dito. I think I wanna marry her, Lolo.
hindi sinasadyang napabugas siya ng tubig dahil sa sinabi nito. Papatayin ba siya ng lalaking ito o gusto niyang siya ang patay ng lolo nila? Masama ang tingin na tinitigan niya ito. Samantalang, parang wala naman itong pakialam kung lumabas na ang iris sa mata niya dahil sa kakatitig dito ng masama. Hinintay niyang magalit ang lolo nila at pagalitan ito habang nakayuko siya at tahimik na nagdadasal na sana ay bawiin ito ang sinabi nito kanina. Wala talagang ginagawa ang lalaking ito kundi sarain ang buhay niya. Pero ganun na lang ang gulat niya nang marinig ang malakas na pagtawa ng lolo nila. Is this some kind of joke? It's funny, Isaac. Napangiwi naman siya sa sinabi ng lolo nila. Sana nga ay nagbibiro lang ang lalaking ito. Please lang, umayos ka. Sana bawiin mo yung sinabi mo. Pakiramdam niya tuloy ay parang nasa hot seat siya dahil dito. Pero ang lahat ng dasal niya ay hindi umuobra dahil sa sinabi nito. I'm dead serious, Sir Lolo. I want to marry Celestine. Mukhang seryoso nga ang binata sa sinabi nito sa lolo nila. Kunot noong tiningnan siya ng lolo nila. Do you know this, Celestine? May plano ka rin bang magpakasal kay Ike? Sasagot na sana siya sa tanong nito nang biglang sumingit si Ike. She knows this. Matagal na namin itong plano, Lolo. All we want is your blessings and I hope that you'll agree with us. Pangungumbinsi pa nito. Ano bang problema ng lalaking ito? Bakit ba siya nagsisinungaling? Pinagana niya ang utak at magsasalita sana. Lolo is not, pero agad na naputol ang sasabihin niya nang marinig niya ang sinabi ng lolo nila. If that's what you want, then sino ba naman ako para tumutol sa kaligayahan ninyong dalawa? Pero kailangan makasal kayo agad. Final na desisyon nito. Natapos na lang ang hapunan nila nang hindi pa rin siya nakapagsalita dahil sa gulat sa mga nangyari. Ang alam lang niya ay sa buong durasyon ng hapunan ay nag-uusap ang dalawa sa gaganaping kasal sa pagitan nila ni Ike. Parang wala sa sariling naglakad siya pabalik ng kwarto nang hawakan siya ni Ike para kausapin. Why did you do that? Bakit ka nagsisinungaling kay Lolo? Mahinang sigaw ko dito. Ayaw niyang i-rest ang kalusugan ng lolo nila kapag nalaman nito ang kasinungalingan ng sarili nitong apo. Matagal bago ito nakasagot sa kanya. If I tell you that I'm in love with you, would you believe me? Tanong nito sa kanya. Isa lang ang naging reaksyon niya nang marinig niya ang sinabi ni Ike. Nang marinig niya ang sinabi ni Ike, iisa lang ang kanyang naalala. Papunta na sana siya sa gymnasium nang makita si Ike at Luis na papasok sa isang bakanting bodega sa likod ng eskwelahan nila. Hindi na sana niya papansinin ang mga ito nang marinig niya ang sariling pangalan na binanggit ng isa sa mga barkada ni Ike. Para sa totoo lang, maganda si Celestine. May boyfriend na ba ang kapatid mo? Tanong ni Luis dito habang nakakunot lang na noo ang huli. Why are you asking? May intention ka bang ligawan si Celestine? And for your information, hindi ko siya kapatid. Rinig niya ang pagkairita sa boses nito. Pero hindi naman niya makita ang hitsura nito dahil sa nakatalikod ang binata sa kanya. Nahihiyang tumango naman si Luis sa kaibigan habang nagkakamot ng batok. Oo sana eh. Kung wala pang boyfriend ang kapatid mo, ay liligawan ko sana siya. Diretso ang pag-amin nito sa kaibigan. Bagay na tila hindi nagustuhan ni Ike. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Rinig niyang sabi nito. Matutuwa na sana siya dahil akala niya ay protective lang ito sa kanya kung hindi lang ito nagsalita ulit. You deserve someone better, Luis. She's off limits. Hindi siya bagay sa isang katulad mo. And what do you mean by that? Naguguluhang tanong ni Luis. Galing ka sa isang mayamang pamilya at alam kong alam mo namang
kung anong klaseng babae ang gusto ni Tita Lucila para sa'yo. Gusto niya yung mga babaeng nanggaling sa mayayamang pamilya at makakatulong sa kumpanya ninyo. Hindi ang babaeng tulad ni Celestine na bukod sa wala ng mga magulang ay mahirap pa. Nasaktan siya sa sinabi nito. Bukod sa masama pa ang loob niya sa paghalik nito sa kanya, ay ininsulto na naman siya ngayon ng binata sa harap pa mismo ng kaibigan nito. Sa bagay, tama ka pero para sa ganda ni Celestine, niminsan ba ay hindi ka nagkaroon ng interes sa kanya? Curious na tanong ni Luis dito. Kahit kailan, hindi ko magugustuhan ang babaeng iyon. Hindi ko magugustuhan ang mga katulad niya. Hinding-hindi ko magugustuhan ang babaeng pinampalit ni Lolo kay Olga. Kaya kahit siya pa ang huling babae sa mundo, ay hinding-hindi ko siya papatusin. Final na saad nito. Umiiyak na tumakbo siya palayo sa lugar na iyon at pinangako sa sarili niya na hinding-hindi na siya maniniwala sa binata kahit kailan. Simula din noon ay hindi na siya nagpakita pa rito. Kahit nasa iisang bahay lang sila nakatira, ay iniiwasan niya mag-cross ang landas nila. Ayaw na niya masaktan pa. Ayaw na rin niyang umasa pa dito. Hanggang sa dumating ang araw nang umalis ito, ay hindi pa rin siya nagpapakita sa binata. Lumipas ang maraming taon at nasanay siyang wala ang lalaki. Ni ang makibalita ay hindi niya ginawa. Para tuluyang makalimot sa sakit na idinulot nito sa kanya, mas pinili niyang ipursige ang pagtuturo kaysa ang pagsali sa kumpanya ng kanilang lolo. Doon naman kasi talaga siya masaya. Kaya yun ang pinili niya. Nabalitaan niyang ikakasal na ito sa nobya nito sa Amerika at natupad na rin ang pangarap nitong maging isang abogado. Kahit papaano ay masaya siya para dito. Isa rin naman ito sa naging dahilan kung bakit nagpursige siya sa buhay. Mabilis na lumipas ang 8 taon at nasanay na silang wala ito. At hindi lang ni minsan hiniling niya na sana ay hindi na itong muling bumalik pa. Pero sabi nga nila, mapagbiro ang tadhana. Dahil kung kailan nakalimot na siya sa binata, ay saka naman ito nagbalik sa buhay niya, sa buhay nilang lahat. At sa tingin mo, paniniwalaan kita? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Agad naman lumambong ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na magaling din palang itong aktor. Dahil napapaniwala nito ang ibang tao sa kasinungalingan nito, pero hindi siya. Hinding-hindi ako maniniwala sa'yo, kahit kailan. And for your marriage, hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. I don't know what your intentions in marrying me. Pero kung ano man ang pinaplano mo, ihinto mo na. Because it's useless. Dahil wala kang mapapala sa akin. Pagkasabi nooy, agad siyang umakyat sa silid niya at naglock ng pintuan. Hinayaan niya ang mga luhang malayang umaagos mula sa mga mata niya. Napahawak siya sa dibdib niyang naninikip dahil sa sakit na nararamdaman. Napatigil siya nang ma-realize niya ang isang bagay. Kung bakit siya nasasaktan nung malaman niyang ikakasal na ito. At ngayong sinabi nitong mahal siya nito, nasasaktan siya dahil mahal pa rin niya ito. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang binata. Kahit na nga sinaktan siya nito noon, ay mahal pa rin niya ito. Akala niya na baon na sa limot ang lahat. Akala niya na kapag move on na siya at nakalimutan na niya ito, pero nagkamali pala siya. Dahil akala lang pala niya iyon. Tahimik na pinagmamasdan na Celestine ang kalangitan mula sa terasa ng kwarto niya. Hanggang ngayon ay nasa isip pa rin niya ang mga sinabi ni Ike. Hindi niya alam kung maniniwala siya rito o hindi. Sinasabi ng utak niya na huwag maniwala pero iba naman ang sinasabi ng puso niya. Pilit niyang nilalabanan ang maliit na pag-asa sa puso niya dahil alam niyang masasaktan lang siya sa bandang huli kung aasa ulit siya sa lalaki. Something bothering you, Iha? Napalingon siya sa likuran at nakita niya ang kanyang lolo na matiim siyang tinitingnan. Is it about Ike? Tanong ng abuelo nila. Nakayukong tumango siya rito. Ayaw na ayaw niya nagsisinungaling sa matanda.
dahil naging napakabuti nito sa kanya. Sorry to say this, pero narinig ko kayo nagtatalo ng isang araw. At base sa narinig ko, mukhang nagtapat na sa'yo ang apo ko. Gulat na tumingin siya rito, habang ito naman ay nakatingin lang sa baba kung saan naroon ang hardin nila. Parang ganun na nga po, mahinang sagot niya dito. At binested mo siya, sabi pa nito. Marahan siyang tumango. Hindi ko po kayang paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi niya. Ang pag-aamin niya rito. May nagawa pa sa'yo ang apo ko para mawalan ka ng tiwala sa kanya? Lumambong ang mga mata niya nang maalala ang nakaraan. Narinig niya lahat ang dapat niyang marinig mula rito, na kahit kailan ay hinding-hindi ito magkakagusto sa kanya. Parang naging wake-up call niya iyon para hindi na siya mag-ilusyon pang mamahalin rin siya ng binata balang araw. Inamin niya rito ang lahat na nangyari habang ito naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanya. Mukhang malaki ang paghihirapan ng apo ko para maibalik ulit ang tiwala mo, iha. Komento nito pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi niya. Alam kong nasaktan ka niya dahil sa mga ginawa niya noon. Pero iha, hindi mo ba naisip na baka nagbago na siya ngayon? Paano kung totoo ang lahat ng sinasabi niya sa'yo at hindi ka pa rin naniniwala? Maraming oras ang masasayang, iha. Napaisip siya sa sinabi ng kanyang abuelo. Alam mo, mas mapapanatag ang kalooban ko kung si Ike ang makakatuluyan mo. Alam mo naman na hindi na bumabata ang lolo at anytime, pwede akong mawala sa tabi mo. Gusto ko, pag dumating ang araw na yon, ay nasa mabuti kang kamay. Huwag ninyo pong sabihin yan, lolo. Mabubuhay pa po kayo na matagal, sabi niya rito. Hindi natin alam, iha. Ang mahalaga lang sa akin ay mapunta ka sa isang tao na magmamahal sa'yo ng totoo at hinding-hindi ka sasaktan. You know, people can change and the way I can see it, I think he's telling you the truth. He's in love with you, iha. Komento nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Nagulat man ay wala na rin siyang sinabi pa dito. Naisip niya na baka tama nga ang lolo nila, na baka nagsasabi nga ito ng totoo. If God can forgive, sino ba siya para hindi magpatawad? Siguro ay kailangan niya bigyan ng pagkakataon si Ike. Pagkakataong patunayan nito ang sarili. Sa kaisipang iyon ay nakapagpa siya siyang kakausapin niya bukas si Ike para magkalinawan na rin silang dalawa. Kinaumagahan ay maaga siyang bumangon dahil kailangan niyang makausap si Ike tungkol sa estado nilang dalawa. Pababa pa lang siya ng hagdanan nang batiin siya ng mga katulong sa mansyon. Agad niyang hinanap si Ike sa mga ito. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan ang binata. Wala siyang choice kundi ang bumaba na lang sa dining area para mag-umagahan kasama ang lolo nila. Lo, nakita niyo po ba si Ike? Hindi ko po kasi siya mahanap, she asked her grandfather, who is busy slicing his steak. He looked at her like he was teasing her because of what she asked. May dumating na bisita si Ike, iha. Nandoon sila sa study room sa taas, sabi pa nito sa kanya. Pagkatapos niya magpasalamat sa abuelo niya, ay agad siyang umakyat sa hagdanan para puntahan si Ike sa study room sa itaas doon. Nasa pintuan na siya nang marinig ang pagtatalo ng dalawang tao mula sa kwarto. Pagkamaya-maya ay natahimik na ang mga ito. Kumatok siya pero walang sumagot sa loob. Kaya naman pinihit na lang niya ang saradora para sana pumasok. Isang bagay na pinagsisihan niya na makita ang dalawa. Kitang-kita niya mula sa kinatatayuan ang paghahalikan ng dalawang tao habang nakaupo sa isang swivel chair. Hindi niya namamalayang natabig na pala niya ang kalapit na face na naglikha ng ingay. Sanhi para mapalingon ang mga ito sa kanya. Nanghina ang mga tuhod niya dahil sa nasaksihan. Agad na naghiwalay ang mga ito nang makita siya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya nang nagmamadaling tumakbo siya papalabas ng study room.
Rinig niya ang impit na pagtawag sa kanya ng binata ngunit nagpatuloy lang siya sa pagtakbo para hindi siya maabutan ito. She's too stupid to trust him again dahil wala pa rin itong pinagbago. Palagi pa rin siya nitong sinasaktan. Umaalingawngaw ang malakas na tugtog sa bar na pinuntahan nila. Mula sa kinauupuan ay kitang-kita niya ang mga tao na walang pakundangang sumasayaw sa dance floor. Nakita rin niya doon sina Irma at Tristan na sumasayaw rin. Umorder siya ng 3 shot ng tequila at dire-diretsyong ininom iyon. Wala siyang pakialam kung mahilo man siya. Ang importante lang sa kanya ay ang makalimutan ang saksihang kaninang umaga. Para kasing nababaliw na siya sa sobrang sakit kung hindi niya iyon kakalimutan. Kahit sandali lang, pero she doubt kung makakalimutan nga ba niya iyon. Hinahinay lang miss, baka mamaya niyang bumalagta ka na lang dyan sa sahig. Rinig niyang sabi ng katabi niyang napalingo naman siya rito habang nakakunot ang noo. Why do you care? Eh hindi naman kita kaano-ano. Pagtataray niya sa lalaki. Wala nga akong pakialam sa'yo. Pero sa mga lalaki sa likod mo, oo. Para kasi sila mga predator na naghihintay lang na makakain ng prey nila. At ikaw yun. Kung ayaw mong maniwala, tumingin ka sa likod mo. Sabi nito, kaya naman napatingin din siya sa likuran niya. Kitang-kita niya ang isang grupo ng mga manyakis na nakaupo malapit sa kinaupuan niya. Habang tinitingnan siya na malagkit na parabang, hinuhubaran na siya. Ngumisi pa sa kanya yung isa. Nangilabot naman siya sa nakita, kaya walang sabi-sabing napatayo siya sa kinaupuan at akmang aalis na nang manghina ang mga tuhod niya at umikot ang paningin niya. Akala niya ay babagsak na siya sa sahig. Kung wala lang ang mga kamay na umalalay sa kanya, ay baka kanina pa siya natumba. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Ayan tuloy, nakakaperwisyo ka pa ng iba. Rinig niyang bulong nito. May sinasabi ka? Pabulol na tanong niya rito. Halata kasi sa itsura nito ang disgusto sa pagpasan sa kanya. Para namang pinipilit niya itong pasanin siya. Wala. Sarkastikong sabi nito, kung hindi lang siya lasing, ay baka nabatukan na niya ito. Get your fucking hands off mine kung ayaw mong balian kita ng buto. Galit na sabi ng isang boses mula sa likuran niya. At ang walang hiyang lalaking pumasan sa kanya, bigla na lang siyang binitawan. Napaupo tuloy siya sa sahig nang wala sa oras. Galit niyang tiningnan ang lalaki na nagkibit balikat lang sa kanya. Mula sa pag-akbay ay akmang bubuhati na siya nito nang may magsilta mula sa likuran nila. At bakit mo siya binatawan? Galit na tanong ng boses kanina. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa sobrang dilim ng buong paligid. Nakita niya ngumisi lang dito ang aruganting lalaki na naghulog sa kanya. Ang sabi mo kasi ay bitawan ko siya. E di binitawan? Pamimiloso po pa na sabi nito. What the hell, Ryan? Paano ko nabalian siya ng buto? Rinig niyang sigaw ng isa pa. Ryan pala ang pangalan nun walang modong lalaking iyon. Pabebe naman pala ang pangalan kung umas na akala mo lalaking lalaki. Natatawang bulong niya sa sarili. What did you say? Baka gusto mong buntisin kita na malaman mong lalaki talaga ako. Oops, mukhang napalakas ata ang bulong niya. Narinig eh. Ang lakas naman ng pandinig ng isang to. Nakita niyang kinuwalyahan ng isang lalaki ang arayan na iyon. Who are you to disrespect my fiancé? Baka gusto mong magkalimutan tayo bilang magkaibigan ha, Ryan? Nako, mukhang galit na yung isa. Bahagyan niyang naaninag ang mukha ng lalaki. Matangkad ito katulad ng aruganting kasama niya. Moreno ang balat nito at parang pamilyar na pamilyar sa kanya ang hitsura nito. Parang kahawig siya ng lalaking kinaiinisan niya kani-kanina lang. May naramdaman siyang pumangko sa kanya. Komportableng sumandal siya sa braso nito. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Nawala ang ingay ng bar, mukhang nakalabas na sila. Inamoy-amoy niya ang leeg nito. Sobrang bango naman. Ang sarap yakap-yakapin.
Ramdam niya na bahagyang nahinto ang paghinga nito at huminto rin ito sa paglalakad. Stop teasing me, woman. Baka gusto mong hindi na tayo makaabot sa bahay. Rinig niyang sabi nito. Familiar sa kanya ang bariton ng boses na iyon. Parang kaboses ito ni Ike. Dahan-dahan na yung iniangat ang ulo mula sa pagkakayuko sa dibdib nito. Biglang nawala ang lahat ng kalasingan niya nang mapagtanto kung sino ang pumapangko sa kanya. Ike, ikaw nga. Di makapaniwalang bulalas niya. Ngayon mo lang naisip yan? Swoman, you're really unfillable. Kung hindi ka lang importante, ay hinding-hindi ko gagawin ito. Napailing na lang ito sa kanya. Ano daw? Siya importante dito? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Please Lord, save my heart from falling deeply with this man. Panalangin niya. Bumangon siya na parang pinupukpok ang ulo niya. What happened? Piping tanong niya habang sapo ang ulo niya parang hinihiwa ng chenso sa sobrang sakit. Inilibot niya ang paningin at nakita niyang hindi pamilyar ang kwarto na tinutulugan niya. Don't tell me. No, hindi pwede. Hindi ako nakikipag one night stand. Imposible. Tiningnan niya ang sarili at napahinga na maluwag nang makita ang suot pa niya ngayon ang sinuot niya kahapon. Inilibot niya ulit ang paningin at nakitang parang nasa isa siyang presidential suite. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa hotel siya. Nagmamadaling bumaba siya ng kama nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at nakita si Ike na nakatapis lang ng tuwalya at tila bagong ligo lang. Tila natulo siya sa kinauupuan nang makita ito. What are you doing here? Mahinang tanong niya rito. Bagamat mukhang nahulaan na niya ang isasagot nito, nais pa rin niyang makasiguro. Nangunot ang noon nito sa tanong niya. You don't remember? Tanong nito. Umiling siya bilang sagot dito. Napaatras siya sa kinauupuan ng makitang dahan-dahang lumapit sa kanya ang binata. Nasa kaligitnaan na siya ng kama at napasandal na siya sa headboard ng kama nang makorner siya nito. Well, naglasing ka lang naman kagabi kaya dinala kita dito. He huskily said while looking at her lower lip. She unconsciously bit her lip when she felt the familiar tingling sensation in her stomach. Para bang may butterflies na nagliliparan sa sikmura niya. Can you move a little? It's kinda awkward, you know. She wanted to divert his attention from her lips. A small grin appeared on his lips, right? He was just teasing her. At ito na naman siya. Nag-assume agad na halikan siya ni Ike. Ambisyosa ka talaga, Celestine. Nagulat siya nang umayon ito ng upo sa kama at inabot ang tuwalya na nasa bedside table na inilapag nito kanina na lumapit ito sa kanya. We need to talk. Seryosong sabi nito sa kanya habang patuloy na nagpupunas ng buhok. You should eat your breakfast first before we talk. Magbibihis lang muna ako ng damit, sabi nito sa kanya bago itinuro ang pagkain na nasa lamesa malapit sa kama at dire-diretsong pumasok ng banyo para magbihis ng damit. Ramdam niya ang pagkulo ng sikmura, kaya naman wala siyang choice kundi kumain. Kumakain na siya nang lumabas si Ike mula sa banyo. Nagtaka pa siya na makitang nakasimpleng t-shirt lang ito at naka-cargo shorts. Mukhang wala yata itong balak na pumasok ng trabaho. Nag-umpisa na kasi ito ng training para sa magiging posisyon nito sa kumpanya ng abuelo nila. Dati pa rin naman itong gusto ang kumpanya na yon. Kaya nga hindi siya nagtangkang pumasok sa kumpanya ng lolo nila. Dahil baka may masabi na naman ito sa kanya. Hindi ka magti-training? Tanong niya dito habang umuupo ang binata sa harapan niya. Nope, day off ko ngayon. It's Sunday, sweetheart. Mula sa pagkain, agad siyang napaangat ng tingin dito. Did you just call me sweetheart? Manghang tanong niya rito. Yes, why? May problema ba kung tawagin kitang sweetheart? Ibinagsak niya ang kubyertos dahil sa sinabi nito. Paano siya nito nagagawang tawaging sweetheart? Parang kahapon lang, halos humiwalay na ang labi nito sa mukha nito
sa pakikipaghalikan sa babaeng hindi niya yata alam kung paano isinuot ang short na hindi nagmumukhang diaper sa sobrang ikli. Halos kita na ang hiwa ng puwet nito sa suot nitong white shorts kahapon. Yung pala ang mga klase ng babae na pinapatulan ng siyokoy na to. Don't you ever call me that again. Mariingwi ka niya rito. And why not? At ang lalaking magaling na nakangisip pa sa kanya na parabang tuwang-tuwa sa inaasta niya. Because I said so. At isa pa, baka kung ano pang isip ng ibang tao kapag narinig nila iyang tawag mo sa akin. Inis na sabi niya rito. Sabi mo eh, wika ni Ike. At talaga namang, Hi Celestine, yung puso mo, ingatan mo. Binubugbog mo na ngayon kahapon sa kakaiyak mo. Dapat pagpahingahin mo muna yan ngayon. Kawawa naman. Pilit niyang kinakalma ang sarili bago walang emosyong humarap ulit dito. Ano nga pala yung gusto mong pag-usapan? Mahinahong tanong niya rito. Gusto kong malaman kung kailan tayo ikakasal, kung saan mo gusto, kung saan tayo maghahanimon, at kung ilang bata ang gusto mong gawin natin, para naman mapaghandaan ko na. Nakangising sabi nito sa kanya. Hindi niya na malayang nahulog na pala ang basong iniinom niya dahil sa tanong nito. Uminit ang buong mukha niya dahil sa sinabi nito. The nerve. Hindi niya inaasahang iyon ang sasabi ng lalaki sa kanya. Is he playing games with her again? Because if he is, lalaruin din niya ang laro nito. At sisiguraduhin niyang ang magiging kabayaran ay ang puso nito. Tingnan lang natin kung makakabangon pa tong kumag na ito. Namangha siya sa ganda ng pinagdalhan sa kanya ni Ike. Napaka-peaceful ng lugar at walang katao-tao. Hindi niya alam na mayroon palang ganitong klaseng park malapit sa hotel na pinagdalhan nito sa kanya. This place is so beautiful, Ike. Manghang sabi niya dito habang inililipot ang paningin sa buong lugar. Sa tingin ko, nagustuhan mo naman. Susulit lang pala ang pagpunta natin dito. Nilingon niya ito at nakita niya ang seryosong tingin nito sa kanya. Medyo na ilang naman siya, kaya naisip niyang dumistansya rito ng kaunti. Hindi pa man din siya nakakalayo ay hinawakan na nito ang kamay niya at hinila siya palapit dito. Itinukod niya ang dalawang kamay upang hindi tuluyang magkalapit ang mga katawan nila. Ano ba sa tingin ang ginagawa mo? Ha, Ike? Pag may nakakita sa atin, baka kung anong isipin nila. Saway niya rito. Ngunit nginitian lang siya nito at inilapit ang noo sa noo niya. Walang makakakita sa atin dito dahil private property ito. Private property naman pala to. E bakit nandito tayo? Baka mahuli tayo nagtitrespass dito. Ang mabuti pa ay umalis na tayo habang maaga pa. You don't understand. Kaya tayo nandito ay dahil sa may gusto akong sabihin sa'yo. At isa pa nga pala, sa akin itong park na ito, kaya pwede tayong pumasok dito. Sa'yo to? Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi kasi niya akalain na mahilig pala si Ike sa mga tahimik na lugar. Mukhang hindi pa nga talaga niya ito lubusang kilala. Don't make me repeat again, Celestine. May gusto akong sabihin sa'yo, kaya tayo nandito. Pagpapatuloy nito. Ano naman iyon? Bakit ba siya nauutal? Kasasabi pa lang niya na laruin din niya ang laro nito. Pero heto siya. Uutal-utal sa harapan nito. Yung nakita mo kahapon, wala yon. Napataas naman ang kilay niya sa sinabi nito. Anong wala? E kung hindi pa ako dumating, baka kung saan na umabot yung kissing sense ninyo. Pipingbulong ng isipan niya. It's not my business anyway. Kunwari ay baliwalang sabi niya rito. Kahit ang totoo niyan, naiinis siya kapag natatandaan niya iyong kahapon. Nilingon siya nito na may hindi maipaliwanag na ekspresyon
Of course, that's your business too. Ayaw mo naman sigurong magkaroon ako ng kabitbalang araw. And why is that? Sa pagkakatanda ko, hindi pa ako pumapayag na magpakasal sa'yo. Sarkastikong sabi niya rito. Napangisi naman ito dahil sa sinabi niya. So pinag-iisipan mo pala ang proposal ko sa'yo. Nanunod yung sabi nito sa kanya. Namula naman ang buong mukha niya dahil sa sinabi nito. Hindi ah, tanggi niya rito. Nung kang aamin siya. Mas lalo namang lumawak ang ngisi nito sa kanya. You're a bad lying sweetheart. Naningkit naman ang mga mata niya sa sinabi nito. Ano ba talagang sasabihin mo sa akin? Kanina pa kasi ito paligoy-ligoy. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa dibdib nito kung saan malapit ang puso nito. I want you to feel what's inside of me. I love you, Celestine, and I'm not lying. Mas lalong lumakas ang pagtibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Tiningnan niya ang mga mata nito at nakita niya ang isang sinserong lalaki na nagpapahayag ng totoong saloobin sa babaeng mahal nito. But I thought, hindi niya maituloy ang sasabihin dahil sa matinding kaba. You thought what, Celestine? Curious na tanong nito sa kanya. I thought, hindi ako ang tipo mong babae. Nangunot ang noon nito dahil sa sinabi niya. What are you talking about? Binawi niya ang kamay na nasa dibdib nito at galit na tiningnan ito sa mga mata. Narinig kita. Narinig ko lahat ng sinabi mo noon kay Luis. Sabi mo, hindi ako nararapat sa kanya dahil wala akong maipagmamalaki at kahit kailan, hinding-hindi mo ako magugustuhan. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa iyo ngayon kapag sinabi mong mahal mo ako pagkatapos ng mga narinig ko? Sumbat niya rito. Guilt was visible on his face. Napaatras siya sa nakita. So it's true. Ganun talaga ang tingin nito sa kanya. Aalis na sana siya nang hawakan nito ang kamay niya at niyakap siya. Kahit nagpupumiglas siya dito. Yes, it's true. Sinabi ko nga iyon. Hindi na niya napigilan ang mga luhang naguunahan sa pag-agos mula sa mga mata niya. Hinawakan nito ang mukha niya at masuyong tinuyo ang mga luhang naroon. Totoo. Sinabi ko nga iyon. Pero sinabi ko lang iyon dahil ayaw kong ligawan ka niya. Natulala siya sa sinabi nito. Yes, sweetheart. Ginawa ko ang lahat, kahit ang sirain ka sa mga tutors mo, para lang walang manligaw sa'yo. But can you blame me? I only did because I want to own you. Gusto ko sa akin ka lang, kahit na alam kong wala ka namang nararamdaman para sa akin. Malungkot na tiningnan siya nito habang unti-unting dumistansya sa kanya. Simula nang dalhin ka ni Lolo sa bahay, ay hindi ka na maalis sa isip ko. I knew it. Sounds ridiculous pero, nung una pa lang kitang makita, nagkagusto na ako sa'yo. Kaya nga hindi ko matanggap na ikaw ang papalit sa pwesto ni Olga bilang kapatid ko. Because you are more than a sisters to me. Nagulat siya sa sinabi nito. Kanina pero, mas nagulat siya sa sinabi nito ngayon. Kaya ganun na lang ang trato ko sa'yo. Dahil sa hindi ko matanggap na platonic love lang ang kaya mong ibigay sa akin. Pinilit kong itago ang nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi ko mapigilan ang pagsisilyo ay may nakita na ako sa mga lalaking gustong manligaw sa'yo. Kaya ako nagawa yun. Napangiti ito na parang may naalalang magandang bagay. Alam ko na ikaw ang naglalagay ng mga sulat sa locker at tinatago ko lahat yun. Namula ang buong mukha niya sa sinabi nito. Kung ganun, ay matagal na pala nitong alam na siya ang naglalagay ng sulat sa locker nito. Akala ko matatago ko ang mga damdamin ko sa'yo na walang makakahalata. Ngunit mali ako. Dahil nadiskubre ni Lolo na may pagtingin ako sa'yo na tinutulan niya iyon. Hindi daw tayo pwede. Dahil bukod sa isang bahay lang tayo nakatira, ay bata ka pa. Hindi mo pa naaabot ang mga pangarap mo sa buhay. Kaya nakipagkasundo ako kay Lolo. Naaalis ako ng bansa para matupad mo ang mga pangarap mo. Para sa pagbalik ko ay tuluyan ka ng mapapa sa akin. Kung ganun, ay hindi lang pala siya nagmamahal. Pareho lang sila ng nararamdaman.
Walang pagsidhan ang kaligayahang nadarama niya ngayon. Lalo pat alam niyang mahal din siya ng lalaking pinakamamahal niya. Nagulat siya nang lumuhod ito sa harapan niya at may dinukot sa bulsa. Mula sa box ay binuksan nito ay nakita niya ang isang diamond-shaped ring na inaalay nito sa kanya. Natutop niya ang bibig at hindi nakapagsalita sa sobrang gulat. Mahal na mahal kita sa simula pa lang, Celestine. Hinintay ko ang tamang pagkakataong ito para masabi ko na sa iyo lahat. Mahal na mahal kita, Celestine. Please say yes. Madamdaming sabi nito habang nakaluhod pa rin. Pagkatapos ng mga narinig niya, sino ba naman siya para tanggihan ang pag-ibig nito kung yun naman talaga ang matagal na niyang pinapangarap dati pa? Lumuluhang tumango siya dito bago inabot ang kamay para malagay ang singsing na hawak nito. I love you too, and yes, I will marry you, Ike. Binubulong nito ang pangalan niya habang hinahalikan ang batok niya. Hindi niya ma-imagine ang sarili niyang gawin ito sa ibang lalaki. Napaka-perpekto ng lahat, parang walang makakapaghiwalay sa kanila. Kasalukuyan silang nasa isang presidential suite at nagha-honeymoon. Napangiti siya na matandaan kung bakit sila nandun ngayon. Nang mag-propose ito sa kanya, ay di niya akalaing isasama agad siya nito sa kilala nitong judge at magpapakasal sila ura mismo ng araw na iyon. Ngayon ay masasabi niyang ganap na siyang Mrs. Isaac de la Cuesta. She can't wait to build a family with him. She promised that she would make him happy no matter what happened. Kanina pa nito pinanggigigilan ang leeg niya. Hindi niya alam na may fetish pala ang asawa niya pagdating sa leeg. You're so beautiful, Celestine. I love you so much, sweetheart. Hindi niya mapigilang mapangiti kapag sinasabi nito kung gaano siya nito kamahal. Hanggang ngayon ay di pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari pero wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay mahal nila ang isa't isa at magkasama sila ngayon. He was slowly unbuttoning her shirt while kissing her neck. Abala din siya sa pagtanggal ng suot nitong t-shirt. She was now half naked in front of him. Napaungol ito ng halika niya ang dibdib nito, pababa sa abs nito. Marahil ay virgin pa nga siya pero hindi naman siya ganoon ka-inosente pagdating sa mga ganitong bagay. Marami na siyang nakitang ganito mula sa internet hanggang sa mga novels na libro na kanyang napapasa. Kaya kahit papaano ay may alam siya kung paano magpaligaya sa lalaki. And besides, he was her husband after all. Walang masama kung gawin man nila ito. Binuhat siya nito ng dahan-dahan inilapag sa kama. He looked at her with so much passion in his eyes. He unclasped her bra while squeezing her butt at napapikit siya sa sobrang pagpipigil na halikan ito. Gusto niya lang hayaan ang asawa sa ginagawa nitong pagsamba sa katawan niya. Umungol siya ng halikan nito ang dalawa niyang mayayamang dibdib. Nanuyo ang lalamunan niya nang hinubad nito ang sariling pantalon at itinapon sa kung saan. He was naked in front of her at wala itong dapat ikahiya sa katawan nitong parang nilulok ng isang magaling na sculptor sa sobrang ganda ng katawan. Mula sa bicep hanggang sa dibdib, pababa sa abs, hanggang sa ipinagmamalaki nitong sandata na nakatayo sa harapan niya. Bigla tuloy siya nakaramdam ng hiya sa sariling katawan kapag sumasagi sa isip niya kung gaano kagaganda at kaseksing babae ang humahabol dito noong ito'y binata pa. Marami ka na bang naikama na babae? Nauutal na tanong niya rito. Bigla naman itong natigilan dahil sa itinanong niya. Mukhang nagulat ata ang asawa niya sa tanong niya pero kalaunay, naging malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Yes, hindi niya alam pero nadismaya siya sa sagot nito. Mas gusto pa niyang magsinungaling na lang ang asawa kaysa na malaman na maraming nakauna na sa kanya. You can't blame me, Celestine.
I have needs to fulfill. At lalaki lang ako, mahina sa tukso. But I can promise you na ikaw lang ang huling babae sa buhay ko ngayong kasal na tayo. Wala na akong dahilan para maghanap pa ng iba. Para sa akin, ikaw lang sapat na. Pagpapaliwanag nito sa kanya, bagay na hindi na dapat nito ginawa. Dahil alam naman niyang magiging mabuting asawa ito sa kanya. She grabbed his face and kissed him hurriedly. She changed their position. Now she was on top of him. Ipapakita na lang niya dito na baliwala sa kanya ang nakaraan nito. For as long as siya na ngayon ang nasa present at magiging future nito, bawing-baway na ito sa kanya. Sinimula niyang igiling ang katawan dito at hinalikan ito na may halong panggigigil. He cupped her breast and sucked it again. Are you ready? He asked. She is slowly nodding her head, sign that she's ready for him. Unti-unti itong pumasok sa kanya. He was too big for her. At padiin ang padiin naman ang kapit niya sa braso nito habang ginagawa nito iyon. Napaigik siya sa sobrang sakit ng tuluyan na nga siya nitong napasok. Nag-aalala lang tumingin ito sa kanya. We can stop this, Celestine. Just say it and I'll stop. Hirap na sabi nito sa kanya. Niyakap niya ang asawa at hinalikan ito sa labi. Don't stop, please. I can bear it. But, please. Putol niya sa sasabihin nito. Napabuntong hininga ang asawa bago pinagpatuloy ang pag-angkin sa kanya. Ang sakit ay humupa at napalitan ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Napahawak siya sa ulo nito at hinalikan siya ng marahan. Napuno ng mga halinghing at daing ang kanilang silid nang marating nila ang rurok ng kanilang kaligayahan. Pagod na nakahiga si Ike sa tabi niya. Pagkatapos ay niyakap siya nito mula sa likuran while planting soft kisses on her lips. Pagkatapos ng 2 buwan, I want to have a church wedding, Celestine. Kalaunay sabi nito. I love you, Celestine. Naramdaman na niya na bumibigat na ang kanyang talukap, hudyat na makakatulog na siya. Pero bago niya tuluyang maisara ang mga mata, ay sumagot muna siya dito. I love you too. Naramdaman niya ang pagngiti nito mula sa kanyang likuran bago siya tuluyang nilamon ng antok. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata bago nag-inat ng braso. She was still sore down there. They made love countless of time last night. Nagising siya ng madaling araw nang maramdamang may humahawak sa dibdib niya. At yun na nga, hindi siya nito tinigilan kung hindi pa siya nakiusap dito na tumigil na dahil sa pagod niya. Kinapa niya ang katabi para lamang mapabangon nang walang taong makaparoon. Ibinalot niya ang kumot, ang hubad na katawan bago dahan-dahang bumangon mula sa kama. Ike! Nagulat siya nang biglang bumukas ang main door at iniluwanon ang hinahanap niyang asawa. Napatingin siya sa bitbit nitong plastic na puro pagkain at ang damit. You're awake. Nakangiting bungad ang asawa sa kanya. What is that? Sa halip ay tanong niya dito. This is our meal for breakfast. Ayoko na kasing pagising mo ay wala ka pang makain. And this one? Inaangat nito ang isang kamay kung saan naroon ang isang plastic bag na may lamang damit. Binilhan kita ng mga damit. Para habang nandito tayo sa hotel ay may masusuot ka habang wala pa tayo sa mansyon. Paliwanag nito sa kanya. Sa halip na sumagot dito ay patakbo niya itong niyakap na mahigpit. Thank you, sweetheart. Naramdaman niya ang pagngiti nito mula sa kanyang balikat. Anything for you, sweetheart. Kanina pa sila sa sasakyan pero hanggang ngayon ay parang ayaw pa rin niyang bumaba. Nahihiya kasi siya sa lolo nila dahil baka magalit ito sa kanya sa ginawang pagpapakasal sa apo nitong walang paalam. At napilitan lang na umuo dahil namilot lang si Ike. Naramdaman niya ang mainit na kamay ng asawa na humawak sa kamay niya. Nakapatong sa mga hita niya.
Nang tingnan niya ito, ay bakas ang pagkabahala sa mukha nito dahil siguro sa pagdadalawang isip niya. Don't be so nervous, sweetheart. Lolo loves you. Kaya alam ko na kung anuman ang naging pasya natin, ay tanggap niya iyon. So stop stressing yourself, Celestine. Hindi galit si Lolo. I can assure you that. Bumaba sila ng sasakyan ni Ike nang magkahawak kamay at sinalubong ng mga katiwala sa mansyon. Agad nilang itinanong kung nasaan ang abuelo nila na agad namang itinuro ng kasambahay. Dumiretso agad sila sa ikalawang palapag ng mansyon at pinuntahan ang study room ng abuelo nila. Kumatok muna sila bago pumasok at nakita ito nagbabasa ng ilang dokumento mula sa lamesa nito. Ni hindi nag-abalang tumingin ang lolo nila sa kanila. What do you want, Ike? Nakakunot ang noong sabi nito sa asawa niya. I'm here because I want you to know that I never regretted my decision on marrying Celestine. I love her at gusto kong sabihin sa inyong asawa ko na siya. Kaya wala na kayong magagawa pa. Pinisil niya na bahagya ang kamay ng asawa dahil sa takot na baka tuluyang magalit ang abuelo nila dito. Mula sa mga papeles ay umangat ang ulo ng lolo nila at tiningnan ang apo nito na parabang sinusuri kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Love? Do you think I'll be fooled by your so-called love, Ike? Di hindi mo nga siya pinakasalan ng maayos. Ganyan ba kita pinalaki? Celestine deserve a grand wedding. Hindi yung para mo lang siyang itinanan. And that's what you called love? Galit na tura na abuelo sa kanyang asawa. At isa pa, dahil ba ito sa pinag-uusapan natin 2 years ago? Kung dahil lang doon kaya mo siya pinakasalan, tigilan mo na yan ngayon pa lang. Sasaktan mo lang si Celestine. Nalilitong napatingin siya kay Ike dahil sa sinabi ng lolo nila. Kahit ano pa ang naging dahilan ko, kasal na kami. Wala na kayong magagawa pa. Madiing wika ni Ike. Maybe I can't do anything right now. Pero ito lang ang tandaan mo. Oras na masaktan, Celestine, dahil sa mga desisyon mong baluktot, ay hinding-hindi kita tutulungan. Kinakabahan siya sa sagutan ng maglolo. Nag-uusap sila na parang wala lang siya roon. Parang may itinatago sa kanya ang asawa at ang lolo niya. Lalo tuloy siyang hindi mapakali. That's all I wanted to say, Lolo. Magpapahinga na kami. Malayo pa ang biniyahe namin ni Celestine at ayoko siyang mapagod. Nakaigting ang panga na paalam ng asawa niya. Hindi na umimik pa ang abuelo nila hanggang sa makalabas sila ng kwartong iyon. Pero bago siya tuluyang tumalikod rito, ay binigyan siya nito ng isang makahulugang ngiti bago nila ito tuluyang iniwan. Nang makarating sa master's bedroom kung saan natutulog si Ike, ay agad siya nitong hinila pahiga ng kama at niyakap mula sa likuran. Ano ba yung ibig sabihin ni Lolo Ike? May itinatago ba kayo sa akin? May itinatago ka ba sa akin? Hindi niya napigil ang itanong dito. It's nothing, Celestine. Naramdaman niyang tinanggal nito ang kamay mula sa pagkakayakap sa kanya sa likuran. Nilingon niya ito at nakita niyang nakatakip ang kabilang braso nito sa mga mata nito kaya hindi niya makita ang ekspresyon ng asawa. Always remember that you are my wife now, Celestine, at hindi ka na makakalayo pa sa akin because you are mine. Kung anuman ang narinig mo kanina, don't mind it. I love you. Yun lang ang paniwalaan mo. Hindi niya alam pero imbis na kiligin ay nabalot ng takot ang buong puso niya dahil sa sinabi nito. Mali. Alam niya may mali at aalamin niya iyon. Tatlong buwan ang lumipas and it all feels the same. Nababagabag pa rin siya sa itinatago ng asawa. Alam niyang meron pero hanggang ngayon
ay wala pa rin siyang makuha-kuhang magandang sagot mula rito. She suddenly felt stupid. Dahil na rin sa pakiramdam niya, ay siya na lang ang walang alam sa kanilang lahat. Hinding-hindi siya matatahimik hanggat hindi naririnig ang katotohanan mula sa asawa. Sana nga lang ay makayanan niya kung anuman iyon. Kasalukuyan siya nag-grocery para sa lulutuin niya mamaya para sa asawa. Simula kasi na magpakasal sila ni Ike, ay itinutok na niya ang pagiging mabuting may bahay rito. Hindi naman siya nito pinilit na mag-resign. Siya lang ang nagkusa para naman mas mabigyan niya ng oras ang asawa. Pagkatapos mamili ng sangkap na gagamitin niya para mamaya, ay namili naman siya ng kanyang personal hygiene. Kasama na doon ang mga personal na kailangan din ng asawa. Akmang kukuha siya ng tisyo nang may naunang humawak sa tisyo na dapat ay kukunin niya. Because of her instinct, ay lumingon siya at kumuha ng tisyo na sana ay kukunin niya. Bumungad sa kanya ang isang maputi at matangkad na babae na tiningnan ang presyo ng tisyo bago inilagay sa cart nito. Akmang kukuha ulit siya ng isa pang tisyo na magsalita ang babae mula sa likod niya. You are the exact opposite of Ike's type. Is he bored? Kaya kanya pinakasalan? Or desperada ka lang? Sarcasm was on the woman's voice. Kaya naman hindi niya napigilang lingunin ulit ito. Excuse me? But do I know you? Mataray na balik tanong niya rito. I see. Festy, ha? Huh? But not gonna work on me. Malditang sabi nito. Anong gusto mo? Diretsahang tanong niya rito. Obvious naman kasi na ang asawa niya ang tinutukoy nito kanina. Dahil na rin sa paraan ng pagbanggit nito sa pangalan ng asawa niya. Well, as far as I know, wala. Pero, sa future meron. Pambibitin pa nito. Napipikong tiningnan niya ito ng masama. You know, miss, if you're just wasting my time, mas maganda pa sigurong umalis ka na. Nakakaperwisyo ka lang ng tao. A small grin appeared on her lips na parabang natutuwa pang napipikon siya rito. If you're thinking that I'm pestering you, nagkakamali ka dahil ikaw ang may kailangan sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan na siya sa babaeng ito. Bakit pa siya nito pinag-aaksaya ng oras? Sino ba talaga ito? Lumapit ito sa kanya at dahan-dahang bumulong. Let's just say that I'm just a concerned friend na ayaw kang gawing tanga katulad ng ginagawa ng asawa mo sa'yo. Balang araw, ikaw mismo ang lalapit sa akin para magtanong. Ihanda mo nga lang ang sarili mo dahil baka hindi mo kayanin ang mga sasabihin ko tungkol sa asawa mo. For now on, ito lang muna ang sasabihin ko. Mas lalo pa itong lumapit na kapag titingnan ng ibang taong dadaan ay mukha silang nagbebeso lang. Everything on your marriage was a lie. A big fat lie. Basta tandaan mo, he only married you because I said so. At dahil na rin sa pera mo, if I were you, better ask him about me kung nagdududa ka pa. Mula sa bag ay may dinukot itong isang calling card at inilagay sa kamay niya. Carmela, by the way, tanungin mo siya kung sino ako sa buhay niya. Kapag may napansin kang kakaiba, call me. At doon ko sasabihin sa iyo ang lahat ng nalalaman ko at lahat ng gusto mong malaman. Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Bakit kailangan tanungin ko pa sa asawa ko? Sino ka ba talaga? Hindi niya napigilang magtaas ng boses dahil sa sobrang inis. Well, darling, don't be so impatient. Makikilala mo rin ako when the right time comes. The game is about to start, darling. Well, that's for now. Just remember, call me. Yun lang at umalis na ito sa harapan niya. The game is about to start, darling. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga katagang iyon sa kanyang utak. Carmela. The name ring the bell. Then it hit her. Is it Carmela? Ang ex-fiance ng asawa niya? Tanong ng kanyang isipan. Tapos na siya magluto nang dumating si Ike. Siya lang ang naghanda ng panghapunan nilang mag-asawa
dahil day off ng mga katulong ngayon. Sila lang dalawa ang nasa mansyon bukod sa hardinero at security na naka-assign sa bawat parte ng mansyon. Ang abuelo naman nila ay lumabas ng bansa para sa isang international conference na ginaganap ngayon sa Japan. Kampante naman siya sa presensya ng asawa niya kaya walang problema. Inilapag niya isa-isa sa lamesa ang mga hinanda niya para sa asawa. She can't wait to see his expression kapag natikman na nito ang mga niloto niya. Ipinagsawalang bahala na lang muna niya ang mga narinig niya ngayong araw mula sa babaeng iyon. Hindi niya hahayaang may sumira sa kanilang mag-asawa. May tiwala siya rito at alam niyang hinding-hindi siya nito lolokohin. Simula ngayon, kakalimutan niya lahat ang mga narinig at bumabagabag sa kanya. Dahil hindi titibay ang isang relasyon kung wala kang tiwala sa partner mo. Nakabihis na si Ike nang bumaba ito sa dining room. Nakangiting sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap at halik bago sila magkasamang naupo sa mahabang lamesa. Kahit magkatabi sila ay parang namimiss pa rin niya ito. Ganito nga talaga siguro ang pag-ibig. Nakakabaliw. Housework, sweetheart? Panimulang tanong niya rito bago siya sinandukan ng kanin at inilagay sa plato nito. Fine, just another boring day without you. Pagdadrama pa nito. Natawa naman siya sa tinura nito. Paano kasi, hindi naman ito magaling umakting. Silly, at ano naman gagawin ko doon kung sakaling sasama ako sa'yo sa opisina, Aber? Humarap ito sa kanya bago sumilay ang nakakairitang ngiti nito sa labi. You could stare at me all day, honey, and I wouldn't even mind it. Basta ikaw lang ang titingin sa akin. He playfully said. Her face turned red when he said that. Sinamaan niya ito ng tingin nang makita niyang nakangisi ang asawa sa kanya at parabang nagpipigil ng tawa. Stop that! Tukoy niya sa pagngisi nito. Pero hindi na talaga naaawat at tuluyan ng napabunghalit ng tawa ang asawa niya. Your face was epic, sweetheart. You should see that. Dagdag pa nito. Napasimangot na inabot niya ang pichil at uminom ng juice doon. It's not funny. Kunway ay sabi niya rito. Naramdaman na lang niya ang pagyakap nito mula sa gilid niya. I'm sorry. Hinirap niya ito at niyakap rin. Sorry rin. Masyado kasi akong nagiging sensitive nito mga nakaraang araw. I think baka dahil sa stress. Stop stressing yourself, sweetheart. Baka hindi tayo makabuo niyan. He joked, but my face was still stoic. Baka nga. Nag-poker face pa ang asawa niya bago siya nito hinalikan sa buong mukha. Pagkatapos mong kumain, umakyat ka na para matulog. Ako na lang maghuhugas ng mga ito. Tukoy niya sa mga plato na nasa lamesa. Okay, sagot niya. Nang matapos silang kumain ay umakyat na siya sa kwarto nilang mag-asawa at humiga sa kama. Ipipikit na sana niya ang mga mata nang mag-ring sa gilid niya. Hinanap niya kung nasaan ang tunog at natagpuan niyang nasa loob pala ito ng maliit na cabinet na katabi rin ng bedside table nila. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag nang hindi tumitingin sa caller. Ay, bakit hindi ka tumutupad sa usapan? Baka gusto mong sabihin ko sa asawa mo lahat ng mga nalalaman ko. Iiwan ka niyan. Boses ng babae na sa kabilang linya at parang kinakabahan siya dahil parang pamilyar ang boses na iyon. I'm sorry, but may I know who is this? Tanong niya sa kabilang linya. Naramdaman niyang natigilan ang babae at agad na ibinaba ang telepono. Nakakunot noong tinignan niya ang number ng babaeng tumatawag sa asawa niya. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang pangalan ng tumawag. Hindi niya na malayang nasambit na pala niya ang pangalan ng caller. Carmela. Ano ba talaga nangyayari? Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. There's no other way but to talk to their grandfather. Hinintay pa niya itong makauwi galing sa Japan para lamang malaman ang sekretong itinatago ng asawa sa kanya.
Hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya ang pinag-uusapan nilang mag-asawa. Nakaupo siya sa kama nang bumukas ang pintuan sa kwarto. Kahit galit, ay pinilit na lamang niyang pakalmahin ang sarili. Kahit na gustong-gusto na niyang manumbat dito tungkol sa pagkikipagkomunikasyon pa rin nito sa ex-girlfriend nito / ex-fiancé nitong hindi ata makamove on. "Bakit gising ka pa? Magpahinga ka na, Celestine." Bungad nito. Sa halip na sagutin ay ipinakita niya rito ang hawak niya, ang cellphone nito. "Bakit tumatawag pa rin sa iyo ang ex-girlfriend mo? May itinatago ka ba sa akin?" Mula sa kinauupuan ay nakita niyang nag-iba ang facial expression nito. Mula sa pagiging kalmado at masayahin ay napalitan ng pag-alala. "She's still my friend, Celestine. Wala kaming masamang ginagawa." Mahinang sabi nito. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Hindi siya ganun katanga para hindi malamang nagsisinungaling sa kanya ang asawa. "Tell me the truth, Ike, at patatawarin kita," sabi niya. "Ano bang kailan kong itago, Celestine? You've known me for how many years at kilala mo na ako. Sa tingin mo ba pagtataksilan kita?" he frustratedly asked her. "Kilala nga ba kita, Ike? Ikaw pa nga ba yung Ike na minahal ko noon? O iba ka na ngayon? It's not about cheating, Ike. It's about trust. Paano tayo bubuo ng pamilya kung sa umpisa pa lang ay puro na tayo kasinungalingan? I love you and you know that. Pero hindi dapat at hindi sapat ang pagmamahal sa isang relasyon. Dapat tayo may tiwala." "Then bakit mo pa ako tinatanong? Wala ka bang tiwala sa akin?" tanong nito. "I trust you, Ike. I really do. Pero paano kita pagkakatiwalaan kung hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema mo? Hindi ako ang hindi nagtitiwala rito kundi ikaw ang walang tiwala sa akin." Lumampot ang kanina lang ay matigas nitong ekspresyon sa kadahan-dahang lumapit sa kanya. He was holding her tightly like he was scared of losing her. "Just trust me this one, please. Everything is going to be fine in the future. I promise." Bulong nito sa tainga niya. "Mapagkakatiwalaan ba talaga kita, Ike?" "Oo," sagot nito. Bagamat binigyan siya ng asawa ng assurance, ay hindi pa rin siya makampante. Sino ba namang asawa ang makakampante kung alam mong may mabigat na inililihim sa iyo ang asawa mo? At saka, ano ba yung sinasabi ni Carmela na hindi tumutupad si Ike sa usapan nila? Tungkol ba iyon sa kanya? Kararating lang ng abuelo nila kaninang umaga at kasalukuyang itong nasa study room ng mansyon ng akyatin niya ito para kausapin. Kumatok siya at nang marinig ang pagbibigay pahintulot ng taong nasa loob, ay pumasok agad siya at isinara ang pintuan. Nakita niya itong nakaupo sa may desk at para bang kanina pa siya nito inaasahang dumating. "May kailangan ka ba, Celestine?" "Nandito ako dahil may gusto akong malaman, Lolo. Please tell me the truth. Ano ba talaga ang itinatago ni Ike? Alam kong may alam kayo," tanong niya dito. Alam niyang hindi siya nito bibilugin. "I'm not in the position to tell you this," pagdadalawang isip ng abuelo nila. "Please, Lolo, just this one, I'm begging you. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo," pagmamakaawa niya rito. Napabuntong hiningaan Lolo niya at tinitigan siya mabuti bago tumayo sa kinaupuan para tumalikod sa kanya at kumuha ng bagay sa vault nito. Pagkaraan ng ilang minuto ay nilapag nito ang isang larawan sa lamesa. Nasa harap lang niya. Ito ay larawan ng kanyang namayapang ina. "At teka, sino yung lalaking kasama nito sa larawan?" "I know what you're thinking. Kung sino yung lalaki na katabi ng iyong ina. Tama ba?" tanong ng abuelo nila. "Who is he, Lolo? Anong kinalaman nila sa itinatago ni Ike sa akin?" Napabuntong hiningaan Lolo nila at tinitigan siya mabuti bago nagsalita uli. "That's my son. He is Liam Sage de la Cuesta.
Ike's late father. She can't believe it. Magkaibigan ang mga magulang nila ni Ike. Kailan pa? Tanong ng kanyang isipan. Magkaibigan sila? Nalilito na talaga siya. Ano bang kinalaman ng mga magulang nila sa tinatanong niya kanina? They are more than that. Seryosong saad ng kanyang lolo. Dahil ang anak ko ay nakipagrelasyon sa nanay mo si Listin habang siya ay kasal kay Lorena, nanay ni Ike. And you are the... Naputol ang anumang sasabi ng lolo nila nang hindi niya napigilang magsalita. Ano ako? Parang hindi na niya kaata kakayanin ang mga susunod na sasabi ng kanyang lolo. At ikaw ang anak nila, Celestine. Hindi to pwede. You are my son's daughter, Celestine. So you mean magkapatid kaming dalawa, lolo? I burst out dahil sa sobrang sama ng loob. I thought I can build a happy family with Ike but I'm wrong. Dahil ayaw ng tadhana na magkasama kaming dalawa. It's... Hindi pa man natatapos ang anumang sasabi ni Lolo nang may pumasok mula sa pintuan. Si Ike. Nag-aalalang tumingin ito sa kanya bago binalingan ang Lolo nitong nasa harapan niya. What did you tell her? Why is she crying for pity's sake? The truth. Simpleng sagot ng abuelo nila. Truth, you mean? Nangangatal na tanong nito. Yes. Walang atubiling sagot ng Lolo nila kay Ike. Ano ba talagang gusto ninyong mangyari, Lolo? She's married to me. Bakit kailangan niyo pang ungkatin ang nakaraan sa kanya? She deserved to know the whole truth about herself, Ike. Hindi habang buhay matatago mo sa kanya ang tungkol rito. Pero pinipigilan mo kami magsama. I'm doing this for your own good. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin kay Celestine. Napahawak sa batok ang abuelo nila habang nagpapaliwanag. Natakot tuloy siya baka may masamang mangyari rito. Sa tingin niyo ba, kaya ko lang to sinasabi dahil gusto kong kayong maghiwalay? I want the best for the both of you. Mas gusto ko pa rin maging masaya si Celestine Ike. Pero kung puro pagtatago ang pagiging pundasyon ng pagsasama ninyo, walang kahihinat ng mabuti ang relasyon ninyong dalawa. Lolo is right, Ike. How could you keep this from me? Alam mo kung ano ang tama sa mali. Pinagkatiwalaan kita. Hanggang sa huli tinanong kita kung anong itinatago mo sa akin pero nagsisinungaling ka pa rin. Sumbat niya sa asawa. Asawa nga ba o kapatid? Bakit naging malupit sa kanya ang tadhana? Akmang sasagot pa sana si Ike na magsalita siya. Takot lang ako mawala ka. Wika ni Ike. But now, you're already losing me. Hindi na niya nakayanan pa. Lumabas na siya sa naturang kwarto. Rinig niya ang pagtawag sa kanya ni na Ike at ng lolo niya pero hindi na siya nakinig pa at nagtuloy-tuloy na siyang lumabas nang bahay hanggang sa natagpuan na lang niya ang sarili niyang nakatayo sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Nanlalabo man ang paningin dahil sa mga luhang walang tikil na umaagos mula sa mga mata niya ay nagawa pa rin niyang maupo sa harapan ng puntod at magtanong dito. Is that true, ma? Nagawa mo ba talagang kumabit sa taong may asawa na? Wala sa sariling tanong niya rito. Kahit alam niyang wala nang sasagot sa kanya at mukha na siyang tanga sa ginagawa niya, ay wala na siyang pakialam. Ang alam lang niya, sobrang nasasaktan siya ngayon. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin iyon ng kanyang ina sa kanyang ama dahil sa napakabait nito at disenteng tao pa. Kahit na nga may kasamaan ang ugali ng kinilala niyang ama ay hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa iyon ng kanyang ina. Hindi niya mabilang kung ilang oras na siyang nakaupo doon. Ang alam lang niya ay nagsisimula ng umulan nang mapagpasyahan niyang umuwi na. Akmang tatawid na siya ng kalsada nang biglang may maramdamang basa sa kanyang palda habang naglalakad. Nanlaki ang mga matang nakita niyang may umaagos na dugo mula roon. Pagkuway, nagdilim na ng tuluyan ang kanyang paningin bago siya tuluyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata bago tumingin sa paligid. Wala siyang ibang makita bukod sa puting dingding
at dextrose sa kamay niya. Mukhang nasa hospital ata siya. Rinig niyang may nag-uusap sa labas ng kwarto niya. Isang boses babae at boses lalaki. Kilalang kilala niya ang boses ng babae pero yung lalaki parang hindi pamilyar sa kanya. Marahil ay doktor niya iyon na tumingin sa kalagayan niya. Nakita niyang unti-unting pumapasok ang kaibigan mula sa pintuan. Agad siya nitong dinaluhan nang makitang gising na siya. Ano ba nangyayari sa yung babae ka? Pinag-alala mo kami. Mabuti na lang tinawagan agad ako ng asawa mo dahil kung hindi, malamang may nangyari na sa'yo. Paninirmo ni Irma sa kanya. How did you find me? Pambabaliwala niya sa sermon nito. Of course, I would know kung nasaan ka. Ang tagal na kaya nating magkaibigan. Kaya alam kong kapag nalulungkot ka, ay doon ka sa punto ng mga magulang mo nagpupupunta. Nakahinga siya na maluwag kahit papaano. Pero nang maalala yung dugo na bumaago sa binti niya, bago siya nawala ng malay, ay naalarma ulit siya. Irma, bago ako nahimatay ay may dugo sa palda ko. Ano sabi ng doktor tungkol sa kondisyon ko? Kaya nga dapat sa susunod mag-ingat ka na. Munti ka ng makunan dahil sa pagpapabaya mo sa sarili mo. I'm pregnant? Nanlalaki ang mga matang tanong niya rito. Yes, you are 3 weeks pregnant at munti ka nang magkaroon ng miscarriage kung hindi ka pa nadala dito kaagad. Oh my God, alam na ba ni Ike ito? Si Lolo, dumalaw na ba? Actually, kanina ko lang sinabi sa telepono. I'm sure, nag-aalala na yung mga yun. Papunta na yun dito. Bakit? Tanong ng kanyang kaibigan. Wala naman. Pwede bang hayaan mo muna akong magpahinga? Gusto ko munang matulog. Wika niya. O sige, kakain muna ako sa labas pagkatapos ay babalikan kita, okay? Tumango na lamang siya sa kaibigan bago unti-unting ipinikit ang mga mata at natulog. Ilang minuto ang lumipas bago siya bumangon sa kama at lumabas ng kwarto para sana hanapin si Irma. Nagtataka kasi siya, hindi pa ito bumabalik mula pa kanina. Nasa may hallway na siya ng hospital nang mapansin ang dalawang taong nag-uusap sa gilid ng isang kwarto. Nakatalikod ang lalaki sa kanya habang natatabunan naman nito ang kausap nito dahil sa lapad ng likod nito. Akmang lalampasan na lang sana niya ang mga ito nang marinig na binanggit ng babae ang pangalan niya. Agad dumistansya siya sa dalawa habang hila-hila ang dextrose sa kanang kamay niya. I think it's time for you to file an annulment, Ike, she said. No, I don't think that's necessary. I will never file an annulment, not even in your dreams. Eager was visible on his voice. It's necessary. I know why you marry her. That's because it's the only way that you can have an access to Tito Liam's inheritance. Alam ko rin na kaya hindi mo siya mahiwalayan ay dahil sa kanya ipinamana lahat ng dapat ay para sa'yo. With sudden change of mind, Ike. You know that I wouldn't believe that lame excuse of such as love. I know how much you loathe her mother for ruining your family. Kaya walang dahilan para hindi mo ituloy ang annulment. Kung nagulat siya sa nalaman niya kahapon, mas lalo siyang nagulat ngayon. Is this for real? Wala na ba talagang totoo sa kanya ngayon? Maiintindihan pa niya kung bakit nagsisinungaling si Ike sa kanya tungkol sa pagiging magkapatid nila. Pero hindi niya lubos maisip na may mas malalim pa palang dahilan ang asawa sa pagpapakasal nito sa kanya. She can't take it anymore. She don't want to hear another lie from him. Hindi na niya kaya. How could he do this to her? Wala naman siyang kasalanan sa ginawa ng mga magulang niya. Babalik na sana siya sa kwarto niya nang may biglang humawak sa kamay niya at pursahang pinaharap siya nito. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya rito. Long time no si Kitty. Miss me? There was a creepy grin on his face bago dinianan ang pagkakahawak sa kamay niya. Ang lalaki ay walang iba kundi ang serial killer na pumatay sa kanyang mga magulang. Nagpupumiglas siya rito ngunit sadyang mas malakas sa kanya ang matandang lalaki. Sisigaw na sana siya para makahingi ng tulong
nang takpan nito ng panyo ang bibig niya. Wala na siyang ibang matandaan bukod sa binuhat na siya nito at idinaan sa fire exit ng naturang hospital. Nanghihinang iminulat niya ang mga mata bago muling ipinikit dahil sa sakit ng kanyang ulo. Parang pinupokpok na martilyo ang ulo niya sa sobrang sakit. At manggagalaw na sana siya nang hindi niya maigalaw ang mga braso at kamay. Tila nawala na parang bula ang sakit ng ulo niya nang makita ang kanyang hitsura. Nakagapos ang dalawang kamay niya sa upuan pati na rin ang mga paa niya. Namamanhid na rin ang mga iyon. Tanda na matagal na siyang naroroon. Sinubukan niyang kumawala pero sadyang napakahigpit ng pagkakatali sa kamay niya. Naiiyak na lumingalinga siya sa lugar para humingi ng saklolo pero ni isa walang dumating. Saklolo, please, kung may tao parang awa niyo na, palabasin niyo ako dito. Pagmamakaawa niya pero tanging mga sunog na dingding lang ang naroroon. Paulit-ulit niyang humihingi ng tulong hanggang sa mapaaw sa kakasigaw. She felt so helpless but she need to survive for her unborn child. Naghahanap siya ng pwedeng ipagtanggal ng lubid niya nang biglang bumukas ang pintuang bakal sa harapan niya. Mula roon ay nakita niya ang lalaking pumatay sa mga magulang niya. Nakangisi itong lumapit sa kanya bago inilapag ang pumpom ng plastik na may laman ng pagkain. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang mga magulang ko? Ano na naman pang pakulo ito? Sigaw niya rito. Simple lang. Dahil gusto kong gantihan ang nanay mo sa sakit na ibinigay niya kay Lorena. Tila baliwalang sagot nito. Bakit kailangan madamay pa ako sa gulo ninyo? Wala naman akong kasalanan sa ginawa ni Mama. Madali lang din ang sagot ko riyan. Dahil ikaw ang naging bunga ng pagtataksil ni Liam at Carolina. Nakangising sagot nito at parang nababaliw na tumatawa habang may idinudukot sa likod ng malaking kahon na inuupuan nito kanina. Nang makita niya ang dinudukot nito, sa kahon ay naiiyak na nagmamakaawa siya rito. Isa lang naman iyong baseball bat na pwedeng gamitin sa mga fraternity kapag nagpaparusa sila ng mga kasamahan. Shall we start, Kitty? Nakangising sabi nito habang lumalapit papunta sa kanya. Sino ka ba talaga? Bayaran ka ba ni Lorena? Handa akong magbigay sa'yo ng malaking halaga. Just set me free. Parang awa mo na. Madilim naman ang mukha nito nang sabihin niya ang bagay na iyon. I don't need your money. Malaki ang atraso ng tatay mo sa akin. Kung hindi sana siya dumating sa buhay namin ni Lorena, edi sana'y ako ang pinili niya. Pero dahil sa pera ng tatay mo, kaya nagpakasal si Lorena sa kanya at itinago ako bilang kabit. Nanlalaki ang mga matang hindi siya makapagsalita dahil sa mga sinabi nito. Isa ni kasama ko silang dalawa ni Ike ngayon. Akala ko pera lang ang habol ni Lorena kay Liam dahil ipinagpatuloy pa rin namin ang relasyon namin sa kabila ng kadahilan ng kabit lang niya ako. Pero ang Hudyo, nalaman ang relasyon namin kaya nag-file ng annulment kay Lorena. Nalaman rin niyang anak namin si Ike kaya naputo lahat ang sustento na ibinibigay niya kay Lorena. Yun lang ang huli naming balita tungkol kay Ike dahil nag-hire ng mga security si Liam para hindi kami makalapit kay Ike. Pagkalipas ng 3 buwan ay hindi nagtagumpay ang kampo namin na makuha ang kustodiya, rights niya kay Ike at Olga kaya mas lalong na-depress si Lorena. Na pag-alaman pa niyang may bagong kinalulukuhan ang tatay mo. Yun ay walang iba kundi ang malandi mong nanay. Hindi malanda ang nanay ko. Depensa niya sa mama niya. Ngayong alam ko na ang lahat, wala nang dahilan para magalit pa ako sa sarili kong ina. Dahil matagal na palang may sigalot ang pagsasama ng aking ama at ni Lorena. Hindi totoong nang agaw ng asawang ina ko. Kaya pala pinatulan niya ang isang may asawa? Kahit kasal pa siya noong sa panahon na yon?
Hindi ka mo siya malandi? Pwe! Nasaktan ng husto si Lorena dahil sa nalaman niya kaya mismong araw ng birthday ni Ike ay nagpakamatay siya. Pagpapatuloy nito habang nagtatagis ang bagang na nakatingin sa kanya. Kaya nga pinatay ko rin ang mga magulang mo eh. Inabot din ako ng ilang taon bago ko sila napatay. Dahil nagpunta ng Amerika ang mga taksil mong magulang. Napag-alaman kong may anak sila at ikaw iyon. Iniwanan ni Liam si Ike at Olga habang nagsasayakan tatlo sa Amerika. At ngayon, wala pang mamanahin ang anak ko dahil sa buhay ka pa? Hindi ako papayag na walang makuha ni isang kusing ang anak kong si Ike samantalang isinakripisyo ni Lorraine ang buhay niya para lamang mabigyan sila ng marangyang buhay. Nararapat ka lang mawala para wala ng kahati ang anak ko sa mamanahin niya kay Liam. Nakangising saad nito bago unti-unting lumapit sa kanya. Kayo ang may kasalanan sa nangyari sa mga buhay ninyo, hindi ako. Kaya bakit kainan ko pang madamay? Sigaw niya rito. Mukhang nagalit niya ata ito ng husto dahil pinalo siya nito ng baseball bat sa mukha. Ramdam niya ang pamamanhid ng buong mukha dahil sa ginawa nito. Pumutok rin ang labi niya dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagkakapalo sa kanya. Isinunod nito ang mga binti niya at paulit-ulit na pinalo ang dibdib at tiyan niya. Naiiyak siya sa takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa sinapupunan niya. Hindi pa ito nakontento dahil tinanggal nito ang pagkakaposa sa mga kamay at paa niya bago siya pinagapang doon at walang humpay na pinagpapalo ng baseball bat. Umuubo na siya ng dugo pero wala pa rin itong tigil sa kakapalo sa kanya hanggang sa maramdaman na lang niya ang matinding pagsakit ng tiyan niya. No, please! My baby! Please, not my baby! Isang oras yan itong pinahirapan bago dumukot ng baril sa bulsa at itinutok sa dibdib niya. Tapusin na natin ito. Pagod na akong makipaglaro sa'yo. Yun lang ang huling hudyat hanggang sa naramdaman na lang niya ang dalawang bala na tumama sa dibdib at tiyan niya. Wala na siyang maramdaman na kahit anumang sakit nang tuluyang nagdilim ang paningin niya at nawala ng malay. What happened, Ike? Where is she? Bungad na tanong ng lolo nila sa kanya nang makita niya ito sa tapat ng ICU. She's an unstable, lolo. This. Imnuwestra niya ang kamay sa harap ng ICU bago muling nagsalita. She doesn't deserve this. I chose to hide everything from her because I thought it was the best for the both of us. But I'm wrong. She's ended up here. Nanghihinang inihilamos niya ang mga kamay sa mukha dahil sa sobrang frustration. Bago dinukot si Celestine, his biological father, nakikipag-agrumento pa siya kay Carmela dahil sa hindi matanggap ng babae ang pakikipaghiwalay niya rito. Ipinagpipilitan nito na galit siya sa ina ng asawa niya at kaya lang siya nagpakasal rito ay dahil sa mana. That idea was never accessed on his mind when he married Celestine. Kaya niyang kumita ng sarili niyang pera at hinding-hindi siya pababa sa ganoong level para lamang magkaroon ng salapi. He was man with honor and integrity. Sadyang makitid lang talaga ang utak ni Carmela para intindihin iyon. There had never been a serious relationship before dahil may hinihintay siyang babae noon at yun ay walang iba kundi si Celestine. Yes, they fuck, but that was because he has needs to fulfill and there was Carmela who was willing to do the deeds kahit hindi naman niya hinihiling. Si Carmela ay sobrang desperado na pasayahin ang kanyang mga magulang na gustong magkaroon siya ng isang lalaking may kapangyarihan at koneksyon na tulad niya. It's just that I was the unfortunate one whom they wanted to their daughter to marry. Nagpakalat pa siya ng chismis tungkol sa pagpapakasal nila na hindi naman talaga totoo. Pinabayaan niya na lang dahil alam niya ang oras na malaman ng mga magulang ni Carmela na wala naman talaga silang relasyon ay ikakahiya nila ito bilang anak. Sad to say, pero may mga magulang talagang mas matimbang ang pangalan sa industriya kaysa sa sariling pamilya. He wished that
instead of arguing with her. Sana pinuntahan na lang niya ang asawa niya at binantayan. E di sana'y hindi ito nadukot at nag-aagaw buhay ngayon dahil sa kagagawa ng baliw niyang tatay. And speaking of his father, he was rotting in jail right now. At kahit ama pa niya ito, ay hindi niya ito kayang patawarin sa ginawa nito sa kay Celestine. He knew all along that her father was just after their money. Matagal na nitong sinabi na dapat siya ang magmamana sa lahat ng kayamanan ng mga Delacuesta. Pero hindi siya interesado sa suhestyon nito. Dahil hindi naman talaga siya isang Delacuesta at tanggap niya iyon. Hindi pera ang gusto niya sa mga Delacuesta. He can earn more than that. It doesn't appeal to him. He wanted more than that. Isa lang ang gusto niyang makuha sa pamilya ng mga Delacuesta. At yun ay walang iba kundi si Celestine. Mga bata pa sila ay may pagtingin na siya rito at ipinangako niyang mapapasa kanya ang babae balang araw. Kung kailan naman maayos na ang pamilya nila, ay saka pa darating ang ganitong klaseng pagsubok. Mula sa ICU ay lumabas ang doktor na tumingin rito. How is she, Doc? Is she safe? Malungkot na tumingin sa kanya ang doktor bago nagsalita. She is safe for now at stable na ang lagay niya. But sad to say, the baby didn't make it. Nagkaroon siya ng miscarriage dahil na rin sa tindi ng pagkakapalo sa tiyan at balakang niya. Mayroon din siyang tama ng bala sa kanyang dibdib malapit sa puso at sa tiyan niya. Natagalan bago siya na isugod dito, kaya naman nagbibleeding pa siya. Natanggal na namin ang mga bala sa katawan niya pero kailangan masalinan na agad siya ng dugo. Napasambunot siya sa kanyang buhok dahil sa sobrang frustration. She is pregnant when she was abducted by his father. Dubling sakit at nararamdaman niya ng mga sandaling yun dahil sa nalaman. Aside from broken legs and broken bones, may eternal bleeding din siya na namuo sa ulo niya. Kailangan namin siyang operahan sa lalong madaling panahon. Pero 50-50 ang chance na mabuhay pa siya sa sobrang lakas ng impact sa ulo niya. At kung magtatagumpay man ang operasyon, ay may posibilidad na makomatos ang pasyente or worst, mabubulag siya. Nanghihinang napaupo siya sa sahig dahil sa sinabi ng doktor. Do everything you can, Doc, para mabuhay siya. Please, save my wife. Pagmamakaawa niya rito. Tumango lamang ang doktor sa kanya. Pagkatapos ay pumasok na sa loob ng operating room. Please, save my wife. Just this time, I'm begging you. Hindi siya kailanman nagmamakaawa kahit kanino. Kahit sa kanya. Siya ang kanyang huling pag-asa. Tahimik siyang nagdadasal na sana ay makaligtas sa operasyon ang kanyang asawa. Pero hula niya, may ibang plano ang Diyos para sa kanya. Nang tuluyang bumukas ang pinto, matapos ang 2 oras na paghihintay, at sabi ng doktor, I'm sorry. Makalipas ang 2 taon, time heals everything, sabi nga ng iba. Pero para sa kanya, ay sariwa pa rin ang sakit na naidulot ng trahedyang nangyari sa kanilang pamilya. Hanggang ngayon ay binabangungot pa rin siya sa nakaraan at kung minsan na may napapanaginipan pa niya ang mga nangyari. 2 taon na rin ang lumipas, pero parang kahapon lang ang lahat. Ang ama niya ay 1 taong nakaditine sa Manila City Jail. Nahatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa mga kaso nitong attempted murder at kidnapping. Niminsan nga ay hindi niya ito tinangkang dalawin sa silda dahil baka makalimutan pa niyang ama niya ito kapag nagkaharap sila. Ito ang dahilan kung bakit naranasan ng kanyang asawa at ng kanilang pamilya ang ganoong klase ng pangungot. At mukhang imposible niya itong mapatawad. Pero makalipas lang ang 1 taong pagkakakulong nito ay nagpakamatay ito dahil sa lubos na pagsisisi ng kanyang ama sa lahat ng kasalanan nito sa kanya. Hindi nito akalain na mahal niya ang kanyang asawa sa paghahangad nito na mapaayos ang kanyang buhay. Bago ito binawian ng buhay, ibinili nito sa sulat na nais nitong i-donate ang mga mata nito sa kanyang asawa.
At ngayon nga ay isang taon na muling nakakakita ang kanyang asawa. Bumusi na siya sa harap ng gate ng mansyon para ipaalam sa gwardiya ang pagdating niya. Mula sa labas ng mansyon ay kitang-kita ang nagagandahang mga sasakyan ng iba't ibang mayayamang personalidad sa bansa. Mula sa artista, businessman at hanggang sa mga politiko ay kasama nila sa naturang pagtitipon. Pumasok siya sa loob at sinalubong agad siya ng kanyang mga pinsan sa side ng kanyang ina. Binati siya ng mga ito habang siya naman ay tuloy-tuloy lang na naglakad papuntang hardin nila. Dalala-dala ang mga bulaklak na binili niya ay dahan-dahan siyang lumapit sa babaeng naka-blue mermaid cat ang gown nito. Kahit nakatalikod ito ay hindi pa rin maitago ang ganda ng babae dahil sa lamala porselana nitong balat na kitang-kita sa naka-expose nitong likod dahil sa disenyo ng gown nito. Ike, malambing na tawag nito. Napangiti siya nang humarap ito sa kanya. Agad na inamot niya ang mga kamay nito at nilagay ang mga bulaklak na bitbit niya sa kamay nito. I still wonder kung papaano mo ako nakilala kahit nakatalikod ka. Ano bang sekreto na maganda kong asawa? Nakita niya ang bahagyang pagngiti nito sa kanya. Instinct ng babae o baka dahil dito? Hinawakan nito ang kanang kamay niya at inilagay sa dibdib nito. Nakilala ka kasi nito, kahit nasa malayo ka pa. Napangiti siya dahil sa sinabi nito. Inamoy nito ang dala niya mga bulaklak bago nangungunot ang noong tumingala sa kanya. Sa isang taon na pagiging bulag ni Celestine ay marami itong natutunan. Kaya naman kahit na muli na itong nakakakita, mas ginagamit pa rin nito ang kanyang pakiramdam. Hindi ito yung dati. Is this a rose? Tanong nito sa kanya habang ang mga mata ay blankong nakatingin sa dibdib niya. Noong hindi pa nakakakitang muli si Celestine, isa lang ang napatunayan niya. Himalang nabuhay pa ang babaeng pinakamamahal niya at labis-labis ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa panglawang buhay na ibinigay nito kay Celestine. Kahit ano pa mang kapansanan ng kanyang asawa ay malugod niya itong pagsisilbihan. Dahil ang mas mahalaga sa kanya ay buhay ito at kasakasama niya. Hinding-hindi na niya sasayangin pa ang pangalawang pagkakataon na ito. This time, sinisiguro na niyang nasa maayos na ang lahat. It's a sunflower, sweetheart. Just like that flowers. You gave sunshine to my life, Celestine. Nakita niya ang mahinang pagtawa ng asawa dahil sa sinabi niya. Habang tumatagal, lalo ka yatang nagiging corny Mr. De La Cuesta. Tukso nito sa kanya. Sa'yo lang naman ako nagiging corny Mrs. De La Cuesta. Hinapit niya ito at masuyong hinalikan sa labi. Ano nga palang okasyon? Bakit ang dami nating bisita? Tanong nito nang bitawan niya ang mga labi nito. May ia-announce lang ako. Kahit nagtataka, ay tumango na lamang ito sa kanya at hindi na nagtanong pa. Hinawakan niya ang kamay nito at niyaya itong pumasok sa loob ng mansyon. Dahan-dahan niya itong inalalayan hanggang makarating sila sa gitnang bahagi ng hagdanan, kung saan tumayo sila at kumuha siya sa waiter ng isang basong white wine at kinuha ang atensyon ng mga tao doon. Ladies and gentlemen, I just want to get your attention for very important announcement. Mula sa kinatatayuan ay humarap siya sa asawa at dahan-dahang lumuhod sa harapan nito, sabay kuha sa singsing na nasa kanyang bulsa. Napasinghap naman ang lahat ng bisita sa ginawa niya habang tahimik lang na naghihintay sa mga susunod na pangyayari ang kanyang asawa. Sweetheart, first, I just want to say I'm sorry for doing this. I know na, hindi ikaw iyong tipo ng tao na gusto ang malasirkus na proposal pero magpo-propose pa rin ako because you deserve it. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng asawa. Hindi kita nabigyan ng proper proposal noon at di rin kita nabigyan ng disenteng kasal. Dati na dapat ay nararapat sa isang katulad mo. I'm not perfect, unlike you.
You are too good to be true. At hindi ko sasayangan ang isang biyayang katulad mo. Sunod-sunod ang naging pagpatak ng luha niya habang sinasabi yung mga bagay na iyon kay Celestine. Hindi man naging maganda ang unang yugto ng pagsasama natin sa umpisa, pero tingnan mo naman, sweetheart. Nandito pa rin tayo at nagsasama. I may not be your perfect lover or husband. I have flaws and imperfection, but always remember, sweetheart, this man loves you so much, and I will never get tired of saying it to you for the rest of our lives. So, sweetheart, will you marry me again? I asked her. Lumuluha na rin ito ngayon, katulad niya. Mula sa kinaluluhoran ay nakita niya ang dahan-dahang pagtango nito. Yes, sweetheart, I will marry you again. Dali-dali niyang isinuot rito ang singsing at niyakap ito ng sobrang higpit sa harapan ng maraming bisita. Habang magkayakap sila, ay narinig niya ang palakpakan ng mga taong nandoon. Humarap siya ulit sa mga ito. We will get married by the end of February, which is next month, March. You are all invited to our wedding. So cheers! Masayang anunsyo niya sa mga ito. Napatigil lang ang kasiyahan nilang lahat nang magtaas ng kamay ang kanyang asawa. Mukhang magsasalita ito. May iaanunsyo din ako. Kinapa niya ang kamay nito at inilagay ito sa tapat ng tiyan niya, sabay sabing, You are going to be a father 7 months from now, Ike. I'm 2 months pregnant. Surprise! Nanlalaki ang mga matang tumingin ako sa kanya at sa tiyan nito. Unti-unting narinig ang mga pagbati ng mga tao sa paligid namin dahil sa sorpresang anunsyo nito. Hindi na niya narinig pa ang ibang mga sinabi nito dahil tuluyan na siyang nawala ng malay sa sobrang pagkagulat. Ike's POV. Kasalukuyan silang nakaupo sa swing sa katabi ng kanilang living room. Open door lang kasi ito sa hardin nila. Kaya naman naisipan na lang nilang magpagawa ng swing para at home ang sinumang makakakita ng bahay nila. Mula roon ay kitang-kita niya ang mga batang masayang naghahabulan. Pilit na hinahabol ng anak niyang lalaki ang anak niyang babae para pinturahan ito sa mukha. Napatawa na lang siya nang kumuha ang anak niyang babae nang walis para ipalo sa kuya nito. Kaya naman ang anak niyang lalaki naman ang tumatakbo palayo ngayon dito. He felt contented and happy with his family. Nakahilig naman sa braso niya ang asawa habang masuyo niyang sinusuklay ang buhok nito na inililipad ng hangin. Thank you for making me completed, sweetheart. Nakita niya ang bahagyang pagngiti nito sa kanya. Salamat din, sweetheart, sa walang sawa mong pagmamahal sa amin. Narinig nila ang mahinang pagtatalo ng dalawang bata. Kaya naman umawat na siya agad bago pa ito humantong sa tampuhan. Rinig niya ang bahagyang pagtawa ng asawa. Nangungunot ang noong tinitigan niya ito. What are you laughing at, sweetheart? Umiiling pa ito habang tumatawa. Her smile never failed to amaze him. Until now, in love pa rin siya sa asawa. Wala lang. Natatandaan ko lang nung mga panahong sinusungitan mo ako. Ang high blood mo kaya nun? Parang laging may dalaw. Ngising wika nito. Don't taste me, wife. Dahil alam ko namang patay na patay ka na sa akin noon pa. Baka akala mo, alam kong ikaw ang palaging nag-iiwan ng letter sa locker ko. Mayabang na sabi niya rito. Namula naman ang buong mukha nito dahil sa sinabi niya. Kaya napatawa na lang siya. Che, ikaw nga dyan eh. Nagnanako ng first kiss ng iba nang walang pasabi at sa devout ko pa ha? Kasing pula na ng kamatis ang mukha nito kaya lalaw siyang natawa. Pero pagkamaya-maya ay nawala ang tawa niya at napalitan ng ngisi nang may matatanda ang kapilyuhan noon. Siguro wala na namang mawawala kung sasabihin niya dito ang katotohanan. Actually, sweetheart, hindi yun yung first kiss natin. Pag-amin niya rito. Anong ibig mong sabihin?
Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Napatawa na lang siya nang maalala ang kalukuhan na ginawa niya. Kumakain sila ng agahan na may sabihin ang lolo nila tungkol kay Celestine. Ike, gagawin daw model ng Tita Gemma matong si Celestine sa kids wear niya na ipa-feature sa isang magazine. Sang-ayon ka ba? Why are you asking me that, Lolo? Hindi naman ako magdidesisyon yan kundi si Celestine, hindi ba? Siya na lang ang tanungin ninyo. Masungit na saad niya sa lolo niya. Mula sa kinauupuan niya ay kitang-kita niya ang maamong mukha ng batang babae na dinala dito ng lolo niya isang buwan na ang nakakaraan. Naiinis siya kapag tinitingnan siya nito ng ganon. Kumakalabog kasi ng mabilis ang puso niya kapag tinitingnan siya nito. Nanlalamig din ang mga kamay niya kapag nasa tabi niya ito. Kaya naman, hanggat sa maaari ay umiiwas na lang siya dito. He feels like kinukulam siya nito. Para siya nitong kinukulam dahil kahit sa gabi ay ito pa rin ang laman ng isip niya. Kahit sa edad na 13 ay alam niya kung ano yun. Ayaw lang talaga niyang aminin. Isang araw pagpasok niya sa bahay ay nakita niya ang Teta Gemma niya may hawak na mga larawan. Mukhang masyadong focus ang tita niya, kaya naman dahan-dahan siyang lumapit dito para tingnan kung anong tinitingnan ito. Bahagya sila na nigas nang makitang si Celestine ang mga nasa larawan. At kahit napakabata pa nito, hindi maitatangging napakaganda nito. Hindi niya mapansin kanina pa pala siya tulala sa larawan at kanina pa din siya tinitingnan ng Tita Gemma niya. She's pretty, Ike. No doubt about that. Lalaki siyang napakagandang dalaga balang araw. Pasimple siyang kumuha ng isang litrato ni Celestine nang hindi nalalaman ng Teta Gemma niya. Sa batang puso niya ay alam niyang umiibig na siya rito. Sa takot na baka mahalata nito iyon ay umakto siyang masungit dito o kaya namay pinagsasalitaan niya ito ng masasakit na salita para umiwas ito sa kanya. Pero sadyang determinado ito at laging sumusunod sa kanya. Sa isip niya ay kaya siya nito sinusundan ay dahil sa gusto lamang siya nitong maging kuya. Bagay na mas lalong kinaiinisan niya dahil higit pa doon ang gusto niyang maging trato nito sa kanya. Hindi nila namalayan ang panahon at malalaki na pala sila. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang damdamin niya para dito. This time, he was sure as hell na hindi lang ito basta-basta infatuation lang. Dahil hindi naman siya mananakot ng mga binatang nagkakagusto dito kung mapabaw lang ang pagtingin niya para sa dalaga. Katulad ng dati meron pa rin siyang larawan dito sa kwarto niya dahil palagi siyang kumukuha ng litrato nito sa Teta Gemma niya na walang sinong nakakaalam. Ngayon ay 15 taong gulang na ang babae at mas lalo siyang nahihirapan sa mga admirers nito, parang leyon na naghihintay lang ng pagkakataong mapansin ng dalaga. Laking pasasalamat nga na lang niya at wala itong nagugustuhan ni isa man. Ngayon ay kaarawan nito at ni hindi siya nagtangkang pumunta sa birthday nito. Nag-excuse na lamang siyang gagabihin ng uwi dahil marami siyang gagawin kasama ang mga kabarkada niya. Gabi na at tulog na ang lahat ng tao sa mansyon. Pasimple siyang umakyat sa hagdan at pumuslit sa kwarto ni Celestine. Mula sa kinatatayuan ay kitang-kita niya ang mahimbing na pagtulog ng dalaga. Hinawi niya ang buhok nito na humaharang sa maganda nitong mukha. Happy birthday, Celestine. Alam niyang mali at alam niyang hindi tama pero hinayaan niya ang sariling halikan ito sa labi. She was his first kiss and he was her first. Palagi niya yung ginagawa pag birthday nito at tuwing natutulog ito. Hanggang sa namalayan na lang niyang nagiging sakim na pala siya dito. Ayaw lang niya na patago-tagong pagtingin dito. Gusto niyang mapasakan niya ang dalaga ng buo. Kaya naman nung gabi na yun ay gumawa siya ng isang desisyon na alam niyang magpapabago ng lahat. Yun ay ang kausapin ang lolo nila. Sinabi niya rito ang nararamdaman para sa dalaga.
Siyempre, sa umpisa hindi ito pumayag at tumutol sa gusto niyang gawin. Pero kalaunay, sinuportahan na lamang siya nito. Pumunta siya ng ibang bansa dahil parte iyon ang kasunduan nila ng abuelo nila. Ang hindi sila lumaki na magkasama. Para daw hindi masanay si Celestine sa kanya bilang kapatid at para na rin, hindi sila pag-usapan ng mga tao balang araw. Ang kapalit ng lahat ng pagsasakripisyo at paghihintay niya ay si Celestine mismo. Kailangan makasal sa kanya ang dalaga balang araw. Yun ang pinagkasunduan nila ng abuelo nila. Hahayaan niyang matupad nito ang pangarap nito at kapag nasa tamang panahon na, ay babalik siya para pakasalan ito sa ayaw man ito o sa gusto. Alam niya nagiging unfair siya para sa dalaga pero kailan ba naging fair ang buhay? Kukunin niya ang gusto niya kahit anong mangyari. Wait a minute, ibig mong sabihin? Matagal mo na tong plano at pumayag si Lolo? Napabitiw ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Yes, walang kagatul-gatul niyang pag-amin rito. Naging malamlam ang mga mata nito habang nakatingin sa mga mata niya. Sa lahat ng sakripisyo mo, pinagdudahan ko pa rin ang intensyon mo sa akin. Kinabig niya ito payakap sa kanya. Ayaw na ayaw niyang nakikitang malungkot si Celestine dahil siya ang unang-unang nasasaktan. Forget it, sweetheart. Natural lang iyon. Wala kang kasalanan. Isipin mo na lang na habang buhay naman tayong babawi sa isa't isa at hinding-hindi na tayo magkakahiwalay pa. I love you. Rinig niyang sabi nito habang niyayakap siya ng mahigpit. I love you too, sweetheart. You will never know what will happen in the future. Kaya habang maaga pa ay maaari mo pang sabihin ang mga katagang I love you sa isang tao. Dapat ay sabihin mo na.